Laging subaybayan ang programang maghahatid ng mga sariwang balita, talakayan ng mga napapanahon at nagbabagang issue ng ating pamayanan. Programang mag-uugnay ng mga mamamayan at ng pamahalaan. Ito ang Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Alamin natin ang tinig mo, tinig ninyo, tinig nating lahat. Tinig ng bayan. Tinig ng Bayan. Dito lamang sa 105.7 Joy FM. Tinig sudlak sa adlaw, sa sayo sa tabuntagon. Masugunta ang kantaho, maning kalibutan. Dayan-dayan ang sana, higmata nga kalanggaman. Usa ka mayong bunda, ganin yung tanan. Dayon nga sa inyong tulumanon ang Tinig ng Bayan, ng News and Public Affairs Program sa Yaki Broadcasting System. Kumusta mga higala, karong adlaw nga Martes? Petsa 17 ng buwan sa Agosto 2021. Happy happy celebrations sa mga nag-birthday karon. Nag-birthday karon. Happy happy celebrations kaninyo ha. Usa ka mayo nga buntag ganatong tanan. Sa loko pa probinsya ning maabot sa tong pagsibya karong mga tagna. Kini si Tinig 43 sa Jan Andro Tabog ug mag-uban kita gikan alas 5 hangtod alas 6 karong buntag. Sa ato mga kaigsunan karong mga mamumuo, mga mag-uuma, usa ka mayong bunda ganin yung tanan. Nga nasa lain-lain nga mga dapit kabarangayan dinhi sa probinsya sa North Cotabato. Sa ato mga tendero-sendera sa may merkado publiko, mga biyahidor, mga drivers na ito, mayong buntag ninyo. Kaya lang nga gili na ito yapi lang konduktor, no? Mayong buntag. O gausa ka mayong buntag sa tanan natong mga kaigalaan karon. Nagapaminaw karon na gawas probinsya dinhi sa North Cotabato, maabot sa itong pagsibya. Bango na, samtang ikaw naghigda din ha. Pasalamat una ha, sa labang makagahom sa laing takna, sa laing adlaw. Huwag lang kay gayon nag-oportunidad sa pagpanikad sa atong kinabuhi karong adlawa. Bago kang bangon din ha, pasalamat una ha. Kay para makasugakod nga na sa mga gimbuhaton karong adlawa. Araw sa Pilipinas, 7 minutos na human milabay ang alas 5 sa buntag. Igala, tanganin yung mga detalye ining atong mga headlines karong buntag. Panuna ka na, mayang buntag na sa tanong natong mga kaigalaan din na sa may area sa barangay Old Bulatukan. Sa atong kaigalaan din ang dapita sa Goodmalin family, maayong buntag ganin sa Brua family din ang dapita sa may Lower Saging. Sa atong mga kaigsunan din ang dapita sa may Nyukulasi sa Tulunan North Cotabato. O sa may Kisante di ay sa may makilala. Mayang buntag ganin nyo, kanabitang masugata o nyo, mangutana sila ikaw dahi ito. Mayang buntagan ninyo, atin ninyo mga detalye nining atong mga headlines karong buntaga. Headlines. Sa atong balitang lokal, focus sa containment sa barangay Sibawan, dinis takbayan sa Kinabawan, gipalawig pag lima kaadlaw. Samtang mubo apan mapuslanong pagsaulog sa Timpupo, giplansya na sa city government. Headlines. Samtang usa patay, usa angol sa pinakabagong insidente sa pagpamusil dina sa munisipyo sa Pigit North Cotabato. Daing insidente na pod. Headline. Samtang sa atong balitang probinsyal, at ang ninyong mga detalye ini. Mga nagapabakuna karon sa usa ka munisipyo dito sa Maguindanao, gadaghan pa. Headline. Samtang halos tanan ko ng mga sundalo dito sa probinsya sa Sulu, nabakunahan na sigun sa taas ng opisyal sa militar. Headline. Samtang sa atong balitang nasudnon. Headline. Mga batang napagan sa COVID-19, tibuok Pilipinas, ana-anas sa 48,000. Mga bitaw nina headline, no? Kini mga bata bitaw napagan nining COVID-19. Oo, samtang DOH, di una mo rekomenda o panghulip nga bakuna alang sa second dose sa Sputnik V. Oo, mauna ni, kining dugay bitaw mo abot bitaw ang dugang supply alang sa second dose. Aduna na ginatun-an karon nga aduna pwedeng ihulip nga laing brand basta kay pareha lang kuno ang mga formula nga gihimo nini nga maong mga bakuna mag-match kuno gihapon. Samtang sa atong balitang international, perting kubuta ron dito sa may nasod Afghanistan. Dua ka tawo patay o napatay sa mga sundalo sa US dito sa airport sa Afghanistan. Samtang 15 ka mga estudyante gipang dagit na usab nining mga armadong suspect dito sa nasod Nigeria. Headline. Sa may labot in town ining mga bata in town, ganong kini may pangdagiton. Headline.
Samtang 7.2 nga linog dito sa may Haiti, wa kuno Pinoy nga nadamay sigon sa dole. Headline. Alas 5:09 na ang atong oras sa atong pagbalik, atong iyagyag kaninyo mga detalye ining atong balitang international. Kana human lamang ini pipila sa atong mga pahinumdom. Oras sa Pilipinas, 9 minutos human milabay nga alas 5 sa buntag. Himsog kaayo ang papa ni Lorena Kunanan nga si Felipe, taga Matutungan, Santa Cruz, Davao del Sur. Tungod kay nagamaintain siya sa pagtumar sa Yaki Herbal Capsule ug kadunay pod nagapanghapla sa Yaki Liniment Oil. Kanang maintain niya sa blood niya ba? Ang Yaki Oil, Yaki Capsule, na plus niya taga gabi bago siya matulog. Okay na kay kuya, bisag tiguwang na sa ilang gyapon. Yan ang Yaki Herbal Capsule ug Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan niyo. Mapalit ka na sa mga butika. May multiple antioxidant properties ang mga sangkap ng Kopiaki 7-in-1. May sapat na nutrients mula sa mangosteen, Korean ginseng, agaricus mushroom, honey at kape. Sa bawat higo po ng Kopiaki 7-in-1, kakaibang sigla ang iyong mararamdaman. Ito ang pinatunayan ni Roger Dadivas ng Matina Applaya, Davao City. Ganahan po ako sa Kopiaki, gustong-gusto ko siya. Masarap siya kasi maganda yung ano ko siya, yung pang-relaxin ng ano ko sa pagiramdam ko, gumagaan. Tapos di ako inaantok sa duty ko. Yan ang Kopiaki. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Basta Kopiaki, yummy! Nakatabang ang pagtumar sa Bilunga Gold Herbal Capsule ni Freda Dagatan, taga Davao City, kay ni-normalize ang iyang menstruation. Ang ginainom gino nyo? Bilunga Gold. Anong nagatumar mo ang Bilunga Gold, ma'am? Ako'y kuan, mayoma. So far sa akong observation is kanang nag-regular na din ako ang menstruation. Mao ka na ang Bilunga Gold Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Sa 105.7 Joy FM. Aras lokob kabubudan, 11 minutos human milabay, ang alas 5 sa buntag. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Sa tudling sa atong balitang international karong buntaga. Nisan ko na karon sa 70 ang namatay samtang 47 usab ang padayong ginapangita sa flash flood sa nahitabong nga nahitabo dito sa nasod Turkey. Padayong di saka karon ang ihap sa mga namatay tungod sa padayon usab ang pagpatigayon ining rescue and recovery efforts sa mga debris nga gibilin sa pagkunhod sa baha dito sa pipila ka mga lungsod sa Turkey. Matod sa Disaster and Management Service, kapin 40 ka mga kabalayan ang wa pa karoy supply sa tubig o kuryente. Nagamuntar na usaba sa temporaryong cellphone na receiver and transmitter ang mga emergency team aron makatabang usab sa linya sa komunikasyon. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Sa laing bahin ato lakbitan kining nasod sa Indonesia. Mibusikan ang pinakaaktibong bulkan dito sa nasambit nga nasod nga mao ang Mount Merapi niadtong kagahapong adlaw. Gibalot sa baga nga abo ang daghang komunidad palibot sa nasampit nga bulkan. Niadtong milabay nga tuig, aktibo usab suod sa pipila ka buwan ang nasampit nga bulkan. Hinungdan nga gitaas na una nang gitaas sa mga otoridad ang danger level niini. Sigon sa Indonesia sa Geographical Agency, una na sila nga nagpalugwa o pahimangno nga na sa mga residente nga likayan ang volcanic ash o ingon man. Nagapahimang nausap gini sa potential nga lava flows nga magikan sa baba sa bulkan. Wow sa sila karon na nagpatigayon sa force evacuation. O wow sa yan, napatik nga namatay kung naangol sa nasampit nga panghitabo. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Para sa Pilipinas, sa 13 minutos human milabay, ang alas 5 sa buntag. Dugang tudling sa atong balitang international karong buntaga. Nagdeklara na karon sa ilang malampuson nga pagpatigayon sa ilang pagpangarmas ang Taliban na militant sa human nga maangko ng capital city sa Kabul. Nahagsa na ang gobyerno sa Afghanistan na oga may mga taho nga ang presidente sa nasampid nga nasod nga mao si Ashraf Ghani ang milalin na paingon sa Uzbekistan. Libuan ka mga residente o foreign nationals ang niya sulay pag-ipsot sa Kabul. Kung asa makita nga nagkagubot o nagkapanik na ang mga residente paingon sa airport. Kapin sa 60 ka mga nasod ang nagpalugwa silang joint statement. Nga pulos na nawagan nga ibalik ang security o civil order dito sa nasambit nga nasod. Nagapanawagan usab karon o ginapanawagan usab nila ang Taliban nga tugtan ang mga residenteng gustong mulalin gikan sa lungsod sa Kabul.
Sayo kagapong adlawa diha nga natapos ang US sa pagpalalin nganha sa ilang mga tinunan gikan dito sa US Embassy. Ang mga aktivista usab ang nagpadayag sa ilang pagkagol alang sa mga kababayenan dito sa Afghanistan taliwala sa report nga gito ginapugos sa mga Taliban. O ginaduso karon sa Taliban ang pagbag-o sa sistema dito sa nasod Afghanistan. Tinig ng bayan. Tinig ng bayan. Alas 5:15 ang atong oras, dugang tudling sa atong mga taho karong buntag ha. Gidagit sa mga Boko Haram extremists ang anaa sa 15 ka mga school girls sa dito sa may Chibok, Nigeria. Sigon sa report sa Registrar sa College of Agriculture and Animal Science. Sa Bakura, giatake sa mga armado ang mga biktima. Pasado alas 10 sa gabi. Gipatay pa sa mga armado ang duha ka mga nagbantay nga pulis ug duha ka mga laing security officers bago gidagit ang 20 ka mga kabatanunan. Di nagidagit kini o gida ngadto sa wa matinong direksyon. Ang lima ka mga gidagit mao ang mga staff usab o gaingon man kining kaanak sa mga estudyanteng temporaryong ni pasilong dito sa nasampit nga pasilidad. Sa gihimo nga pagpatik sa United Nations ni sangko na sa 950 ka mga estudyante ang nadagit sa mga armadong grupo gikan pa itong buwan sa Disyembre. Tinig ng bayan. Tinig ng bayan. Alas 5:16 sa atong oras. Samtang sa laing bahin, wa malikay karon sa daghang mga world leaders nga basulon si US President Joe Biden o ang nasod Amerika sa kalit nga pagkagubot karon dito sa nasod Afghanistan matod ang British Prime Minister Boris Johnson nga nahimong paspas ang tanan sa pang sa mga panghitabo gikan nga nagdesisyon ang US nga pagatanggalon ng ilang mga sundalo gikan dito sa nasod Afghanistan. Ang ayan matod pa nga magkahiusa ang Western country sa aron mapungan ang pagpaligun karon sa Taliban dito sa Afghanistan. Hilay bihan usab ang kahisabo ni Canadian Prime Minister Justin Trudeau sa nahitabong krisis karon dito sa nasampit nga nasod. Padayon ng ilang pagbantay nganha sa mga perimeter usab ng mga nasod nga basin dito na unya muulbo ang laing kagubot. Gikantak ng dublihon usab ni Australian Prime Minister ang ilang mga lakang aron nga paspas usab nga malalin ug makuha ang ilang mga residenteng anaa karon temporaryong nanimuyo sa nasod Afghanistan. Tinig ng bayan. Tinig ng bayan. Oras sa Pilipinas alas 5:17 na sa buntag gagahapong adlaw no ubay-ubay nga mga tawo in taon nagkaratol og panagan din sa may airport sa Afghanistan kay mo papahawa na gid sila dito sa may lungsod Kabul uman nga gisulong kini sa mga armadong Taliban. Wa nay mo kuan sa ilaha no, wa nay mo dapig nila, wa nay mo laban in taon nila kay wa na may gobyerno. Samtang wala hing tudling sa atong balitang international karong buntaga. Nangandam na karon alang sa repatriation sa halos 200 ka mga Pilipino ang gobyerno sa Pilipinas aron pagakwaon kini dito sa kabasera sa Afghanistan nga nakubkub na karon sa Taliban. Kanang gipalugwa karon nga statement sa presidente sa samahan ng mga Filipino sa Afghanistan nga si Joseph Glenn Gumpal. Sigun ni Gumpal, pagalalino na sa 173 ka mga Filipino ang Kabul sugod garong adlaw hangtod Agosto 18 aron dili maipitas kun ugaling mo ulbo na usab ang kagubot sa daghang mga dapit dito sa Afghanistan. 78 kanila ang ihilagib nga na sa mga chartered flight paingon sa nasod Pilipinas. Daw ghost town karon ang Kabul tungod sa saradong mga establishmento o tungod sa kahadlok usab sa mga residente nga pagasunugon kini sa Taliban. Gawas nini dungan ang pag-ilog sa Taliban nga nasa gobyerno sa Afghanistan, nagdindog usab sila og daghang checkpoints aron nga pagalantawon ang gadulhong nga mga bihikulo o katawhan didtong lungsura. Tinig ng bayan. Tinig ng bayan. Alas 5:19 na ang atong oras, kadtong langkob sa atong balitang international. Sa atong balik mga balitang nasudnon atong ihatag kaninyo.
unsa magigining organic, organic foods o produktong organic. Ang organic foods, mas puno sa nutrisyon, puno sa antioxidants. Walay synthetic pesticides, walay antibiotics, walay harmful chemicals. Sa laktod, ang organic products healthy kini. Kay natural ang pagpatubo sa mga livestock o ang proseso nga gigamit niini. Ug asa ka makakita og organic farming sama sa livestock sa 3P Farm. Dinhi ka makakuha og authentic organic products sama sa organic eggs, cow layer, native og free range chicken, itik, bibi, pato, peking duck, pugo, pavo, kanding, karnero, baboy. Niasam sila ilamian nga organic chorizo og organic tocino. Og sa mga special nga okasyon, pwede sa magpa-lechon og organic lechon baboy, lechon karnero, lechon kanding, lechon pavo. Pwede sa kamupalit og mga livestock breeders. Basta organic ang hiskutan sa 3P Farm, mga tuta. Para sa inyong pangutana, text or tawag sa 0921-630-637, 0930-961-3244 sa 3P Farm. Tanan, organically grown. 3P Farm, naa sa Puruka, Oswagan, New Bohol, Kidapawan City. Han, naunsa sa naman yung panahon ron, uy. Daghan ang nagkalisod tungod sa epektos pandemic. Apil pod kita. Han, ayaw pa stress. Kay mo sa muta o kalisod. Kaya ang stress ra ba, mao ka na ang makapahinay sa ato ang pangdepensa. Biao, gitimplahan tika og Okira Coffee. Uy, salamat han. Wala na tay mahimo han. Kung dili, pabaskugo nato ang atong kaugalingon. Uban sa pagsalig, nga mahuman raning tanan. Kalami pa di ay ning Okira Coffee han. Makapabaskug yun di ay. Korean Red Fanex Ginseng ang nagunang sagol sa Okira han. Dunay mangosteen, maong makabaskug. Dali na han. Baskug na ko. Kana ba? Nagapangita ka ba og kabayo? Ano na kay kabayo? Pero wala kay tiggalam? Gusto ba ka makakat-on mo sakay og kabayo? Gusto ka bang bansayon ang imong kabayo? O bansay na ang imong kabayo? Pero adunay dili maayong kinaiya nga kinahanglan tarungon? Gusto ba nimong suwayan mag-trail ride sakay sa kabayo? Kung oo, ang imong tubag sa bisan-asa nga pangutana, tawagi o pag-text sa 0929-794-1513 o adto sa 3P Farm nga anaa sa New Bohol, likod lamang sa Elay o Yaki Compound. Ang 3P Farm ay tumatanggap na ng enrollees para sa horse riding lesson. Anyong haseyo! Gusto mo bang mag-abroad sa bansang Korea para iwas ma-scam? Tunguhin ang tanggapang makakatulong sa'yo, ang FlyCorps Korean Office. FlyCorps Korean Office. Mahalaga ang government-to-government processes at POEA hired. Dito, tutulungan ka ng FlyCorps Korean Office. Bawat taon, libo-libong Pinoy worker ang kailangan ng Korea. 100,000 pesos pataas ang buwanang sahod at maraming benepisyo pagkatapos ng kontrata gaya ng SSS, separation pay, return cost of insurance at departure guarantee insurance. Para maiahon ng pamilya sa kahirapan, lumapit sa FlyCorps Korean Office dahil nagpapahiram sila ng cash assistance matapos na ikaw ay pumirma ng kontrata. Maximum of 50,000 pesos with zero interest. O ano pa ang hinihintay mo? Tara na sa FlyCorps Korean Office na matatagpuan sa 3rd Floor Central Marketing Building, Quezon Boulevard, Kidapawan City. Maaari din silang makontakt sa cellphone number 0926-267-8178, 0970-071-8530 at hanapin si Ma'am Jim para matutunan ang mga legal na proseso. Lumapit sa FlyCorps Korean Office. Nagbibigay din ng libreng orientation. Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan sa 105.7 Joy FM. Oras sa Pilipinas sa 23 minutos na human milabay ang alas 5 sa buntag. Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan! Aras gato ganinyo sa Yaki Herbal Products. Sa mga detalye sa atong balitang nasunod garong buntag, ha? Misang ko na sa 48,000 ka mga kabatanunan ang napagan sa COVID-19 dinhi sa nasod Pilipinas. Kana ang gibutyag ni Dr. Mary Ann Bunye, ang presidente sa Pediatric Infectious Disease Society of the Philippines. Halos na puno ka porsyento kuno sa kinatibuk ang kaso sa sakit ng COVID-19 dinhi sa Pilipinas ay mga bata. Tugon nini padayon ang pagtaas sa kaso sa COVID-19 Delta variant o gilaumang mandugangan pa ang mga batang matapdan na niini. Apan kusog ang resistensya sa mga kabatanunan na bato COVID-19
Inungdan nga sagad lamang sila nga bakasinati sa mild symptoms sama na lamang sa sipon o kalintura. Pwede usab silang makasinati usaba sa pipila ka mga sintomas gawa sa mga nasampit. Lagip sa mga batang adunay severe nga COVID-19, mga ang batang adunay sakit sa kasing-kasing, bato, cancer, ingon man kining hubak o kining neurologic disorders, diabetes, obesity o mga kabatanunan nga adunay panuigon usa ka tuig paubos. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan sa 105.7 Joy FM. Samtang sa laing bahin, wapay girekomenda karon ang mga eksperto kung unsang klase nga bakuna ang pwedeng mahatag alang sa second dose sa Sputnik V. Kanang gitinaw karon ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergere. Taliwala o luyo sa nanahimong pamahayag ni Vaccine Czar Secretary Carlito Galvez Jr. nga pwedeng mudawat og AstraZeneca vaccine ang mga nabakunahan sa first dose sa Sputnik V kun asa. Adunay pagkadilatar ang supply nga niabot din sa nasod Pilipinas, sigon ni Vergere, nga ginatunan na nila ang sitwasyon apan gikinahanglan kini og tinong pagtuon. Alang sa mga katawhan nga adunay competent 1 o competent 2 sa Sputnik V nga magkalain-lain ang platforms nga gigamit nini. Gikinahanglan matud pang hulaton na ang second dose sa Sputnik V o gausa lamang ka-opsyon ang gikanayon sa taas nga opisyal sa DOH nga pwede kining haluan og laing brand sa vaccine. Niya suwat na usab ang gobyerno sa Pilipinas ngadto sa manufacturers o gaginahangyo nga paspas ma-deliver ang second dose sa Sputnik V dinhi sa nasod Pilipinas kungod nga naghulat na ang mga nahatagan ni ini. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Dugang tudling sa atong mga taho karong buntaga, kampante karon ang Malacañang nga dili mausos ang hihap sa mga enrollee sa mga pampublikong eskwelahan karong school year. Sigon ni Presidential Spokesperson Harry Roque, gilauman sa palasyo nga ang mga ginikanan matod pa ang maghatag karong tinong dedikasyon nga nasa pag-awhag sa ilang mga kabatanunan nga magpa-enroll. Kagahapong adlaw nagsugod na ang enrollment sa mga estudyante alang sa public schools. Gilauman ang remote enrollment paghihapon ang ipatigayon sa mga eskwelahan hilabi na sa mga dapit nga anaa karon sa enhanced community quarantine o modified enhanced community quarantine nga usa ka pagtamod usaba sa ordinansang gipalugwa sa DepEd. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Ara sa Pilipinas, alas 5:27 na sa buntag. Sa laing bahin ha, dili konsintihon kuno sa palasyo ang tawo nga nagpa-vaccine niining booster shot. Kanagi ka na yun ni Presidential Spokesperson Harry Roque. Gawas nga iligal ang nasambit nga lakang daghan pa karon ang iyang giyatakan nga wa pa mabakunahan. Tanan matod pa ang mabakunahan apan gikinahan lang huwaton una ang timing o scheduling nga sa matag individual. Ang pagpaturok niining booster shot ang pagpakita kuno o kahakog nganha sa usa ka individual. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Alas 5:28 ang atong oras sa karon, lakbitan una nato ang impormasyon alang sa atong panglawas. Adto ganato ni Tinig Duo sa Lulu Ilusfa. Tinig pangkalusugan. Tinig ng Bayan. Ang Yaki Herbal Capsule nga daghang sagol sa mga epektibong mga herbal plants dunay antiviral, antibacterial o antioxidant properties. Ang ubo o sa kini ka pamaagi sa lawas, aron wag tangon niya ang mga makairita nga butang sa tutunlan. O diba kanang mag-ubuta na amanay mo ubad? Ingon nila way bukog. Inig madawat sa utok ang cough impulse, suguon niya ang tiyan o diaphragm nga magpagawas o kusog nga hangin aron mawala ang irritant. Dili lang sa allergies, ang pabalik-balik nga ubo mahimo usab kini nga sintomas sa sinusitis, asthma, bronchitis, TB, trangkaso, lung cancer o uban pa. Mas maayo nga magpakonsulta ka sa espesyalista aron masayran kung unsa ang hinungdan, hilabi na kung dunay sagol nga baga nga plema unya yelo kaayo iyo na ang kulay ni ini, green o di ba ka yelo, taas nga hilanat o lisog sa pagginhawa.
Mga higala, ang Yaki Herbal Capsule nga usa ka food supplement, mamahimo dayon nimo nga tumaron. Mas maayo ka ng empty pa ang imuhang stomach. Kanang wala pa'y sulod. Aron na dali kini nga mo epekto nga mapagawas niya ang plema ug aron mo nindot ang imong pamati. Maanindot ang imong paginhawa. Mao ka na ang hinungdan nga perme na mo ginaingon nga mag-inom gayud kita og Yaki Herbal Capsule kay aron maprotektahan ang ato ang panglawas. Makaingon ta og hilanat lang na nga gamay, ubo-ubo ra na pero wala ta nakabalo. Dako kay na og hinungdan kay kung inyo kana nga mapasagdan. Mao nga batasano nato ang pagtumar og Yaki Herbal Capsule makatulo sa usa ka adlaw. Ni ana sadta kami nagaimbita na pod kaninyo nga kung aduna kamoy mga kasanatian, mga pangutana sa ato ang mga produkto. Palihog text sa 0928-6767-031. Para sa Tinig ng Bayan, ako po si Kalulu Eluspa, Balitang Pangkalusugan. Tinig Pangkalusugan, Tinig ng Bayan. Oras sa Pilipinas, alas 5.30 na sa buntag sa atong pagbalik, mga balitang probinsyal atong ihatag ninyo. Talakayang pangsakahan, Tinig ng Bayan. Sir, magmuntag sa inyong tanan. Ako si Roy Beligas, na taga Magpait. Mangutana lang ako, sir, ngano mang mahal man ang presyo sa baka kaysa kabayo nga presyo. Og dang salamat sa Tinig ng Bayan. Wa marami pang hindi naka-adapt sa karni ng kabayo upang kainin. So, ibig sabihin, ang baka is well-adapted. Ito ang kinakain natin regularly. Ang karning baka, malakas ang market, malakas ang binta. So, ganun. Kaya, posible, malakas ang supply, malakas ang demand, mataas ang presyo. Yung live kasi, itong baka, mataas ang demand. Maraming bumibili ng live. Winding pa lang gusto nilang bilhin. Yung bagong lutas, maraming nang bibili. Para sa Tinig ng Bayan, ako si Dr. Dominador G. Cabrera, Assistant City Veterinarian. Talakayang pangsakahan, Tinig ng Bayan. Ora sa Pilipinas, alas 5.31 na sa buntag. Sa itong pagbalik, mga balitang probinsyal. Healthy products ba ang hanap mo? Yaki Grocer ang dapat puntahan mo. Available sa Yaki Grocer ang lahat ng produkto ng Yaki. Meron din silang tuna products tulad ng panga, belly, portion at tuna stick. Sa Yaki Grocer, makakabili ka rin ng squid rings, pompano, bagaybay, bangus, seafood, fishbowl, organic egg, organic pork, and chicken meat. Kaya tara na sa Yaki Grocer dahil may dry goods na rin sila. Tumatanggap din ang Yaki Grocer ng short order for takeout. Yaki Grocer is located at Quezon Boulevard, Kitapawan City, beside Avon. Ang iniinom mo, dapat hindi basta tubig lang. Kailangan ligtas at malinis ito. Magpa-deliver na sa sulit na presyong 35 pesos per gallon and 3 gallons for 100 pesos free delivery pa. Protektahan ang buong pamilya. Uminom ng ligtas at malinis na tubig, ang Yaki Purified Drinking Water. Para sa inyong orders, tumawag sa telephone number 0645723738 or cellphone number 0912-326-8160. Yaki Purified Drinking Water. It's safe, clean and refreshing. Feel real paradise. Fresh air, crystal clear beach, beautiful sunrise, and romantic sunset. And the best unforgettable island getaway experience only at Punta LA Resort, Samal. For the most relaxing moments with your family and loved ones, corporate events, weddings, birthdays, reunions, team building, and any occasions, or just a chance to get away, Punta LA Resort is your perfect setting. Breathe, enjoy, and be free from the stress and noise away from the city at Punta LA Resort, Barangay Tagbaubo, Island Garden City of Sama. For bookings and reservations, call or text 0930-820-5731 or 0919-802-6792. Like us on Facebook at Punta LA Resort and share your Punta LA Resort moments or follow the conversations using the hashtag Punta LA Resort. Punta LA Resort, your tropical island escapade. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan sa 105.7 Joy FM. Oras sa Pilipinas, sa 34 minutos na human milabay ang alas 5 sa buntag. Tinig ng Kanayunan.
tinig ng bayan. Largo kita sa atong mga taho karong buntaga karon sa atong mga balida nga probinsya. Sa atong lakbitan una kining probinsya sa Davao Oriental. Nang kanayon. Atong dawato ng signal gikan sa may Joy FM sa munisipyo sa Caraga. Ana sa linya si Tinig 12 Jeline Seban. Tinig ng kanayunan. Tinig ng bayan. Sa Andrew, gikumpirma karon sa Department of Health Region 11, pinagi sa Provincial Health Office o Provincial Interagency Task Force for COVID-19 at tunay kaso sa Delta variant din sa Davao Oriental. Ang maong kaso pariyong gikan sa Makati City ng mga returning overseas Filipino workers kung asa nagpositibo kini sila sa COVID-19 sa milabay bulan pa. Apan sa niya din adlaw lamang, nigawas ang resulta gikan sa Philippine Genome Center nga positibo sila sa Delta variant apan sa kasamtangan naka-recover na ang duha ka mga pasyente. Base sa mando karon sa DOH, gikinahanglan nga matrace karon ang tanang close contact sa mga pasyente hantud sa ilang third generation close contact aron nga ma-re-isolate tayon ug mapailawom sa swab testing. Sa kasamtangan, hugot karon ang himong surveillance sa Provincial Interagency Task Force o MATIS CPIMT aron nga mabantayan ang maong kaso sa Delta variant. Sa matikdan nga natala na sa probinsya sa Davao Oriental ang ubang variant sa COVID-19 susama sa Alpha variant o UK variant na adunay inom ka kaso sa kasamtangan o walo na Beta variant o South African variant. Sa pikas bahin ka Andrew, aduna nay usa ka miyembro no sa Pinatikan Religious Group nga ledakpang kagahapon alas 6 sa buntag ang maong suspect miangkon nga usa siya nga kauban sa 25 ka mga grupo nga misulong sa provincial jail kani atong Sabado sa buntag. Matud niya nga human daw sa maong pagsulong nila sa provincial jail iya na daw siya nilakaw dayon ug wala na siya ni uban sa grupo. Kaya ang pangutana, kasagaran sa iya ha, kung asa na madaw iya ha mga kagrupo karon nga nung siya lang man daw ang nakitaan. Mm-hmm. Asa siya na sikop? Bakaw bang Jeline? Mm-hmm. Kaanto na sikop siya sa hiniusang puwersa gihapon sa mga otoridad dito sa magbarangay Tarragona. Ay, munisipyo sa Tarragona, kaanto, sa barangay Maitom. Mm-hmm. And this time, nagpadayon siyempre ang pursuit operation. Pero regarding sa information sa mga authorities, asa ko no hinglalin direksyon na kining maong mga sospek dinhang dapita o grupo pa ba ni sila ning taknaa tungod kay at kining usan nila kamiyembro ning hawa man lagi sa ilang hugpong karon. Mm-hmm. Murag ang ilahang pagtuukaan to, murag na lahi-lahi na sila gidaganan katong panahon nga na aduna nay nagaan sa ilahang mga otoridad. Mm-hmm. Tungod siguro sa ang ingon sa impormasyon tungod kini sa hangyo no. Mm-hmm. Sugyot sa mga religious leaders po diri sa Davao Oriental na musurrender na sila tungod sa ilang gibuhat. So ang tanaw karon sa mga otoridad na murag usara sila ka lugar kung asa sila nagpundo. So diha kasagaran sa munisipyo sa Tarragona na matikdan nga anaa sila nagapuyo pero sa kasamtangan padayon gihapon ang ilahang ang operasyon sa mga otoridad. Mm-hmm. This time may initial na ba nga statement ang investigating body nga gi-create din sa may Davao Oriental kung unsa gyoy sitwasyon ni adto nga mga taknaa dihang nakasod o sa unsang paagi nakasod kining maong mga maong grupo no kining 25 ka mga armado. Nakita na ba dito og nabagay duty nga BJMP personnel o kung duty man galing basig nangatug pod? Ka Andrew, karon no grabe kung atong sumahon no grabe kaayo ang mga spekulasyon sa mga tao no dinhi sa Davao Oriental tungod kay high tech man ko no aduna joy kapabayaan nga nahitabo pero wala pa gayud nagpagawas no og impormasyon ang mga opisyal no gikan sa maong provincial jail kung unsa ba jud ang kinatibuk-an nga nahitabo sa maong pagsulong sa mga Pinatikan Religious Group. Mm-hmm. Pero kinsa nag-lead ining kuan karon investigating body ko no dinha sa pagtuki nining maong insidente. Ang Makati Police Station ka Andrew mm-hmm. no sila jud ang nanguna tungod kay anaa man sa Makati City nahitabo ang maong
ang maong pagsulong o ganausab ang provincial city jail o uban pa ng mga miyembro sa itong mga otoridad. Gipang-relieve ba ning mga on-duty gani adto nga mga BJMP dihang gisulong? Kana po ang ginahulat karon ka Andrew, no? Kung kumusta ang estado sa mga nagatrabaho sa my provincial jail tungod sa ilang kapabayaan ko, no? Mm-hmm. Nga nahimo na mo'y nakapasulod sa mga pinatikan ng mga grupo. Oo, why nasulti ang high-tech nga teknolohiya ko. And kuan ka bang Jilin, last na lang, pila ka buok ang on duty ni atong BJMP dihang gisulong kini sa armado? Kaya po ka Andrew, lakip po na nga wala pa nila di pagawas. Tanan ng mga impormasyon, no, bahin ana nga sa sulod sa provincial jail. Kana pa jud ang murag dili patataw sa pagkakaroon. Oo, while ongoing kuno ang investigation, mao mong ginisagad nga rason, ano. Okay, daghan kang salamat da kaubang Jilin. Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan. Inyong nadunggan na si kaubang Jilin Saban gikan dito sa Maya Joy FM sa munisipyo sa Caraga, Davao Oriental. Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan. Naot pa nga dunay mamahimong kapuslanan kining investigating body nga giya tuko ditong dapita human nga makasod kini mga armado dina sa high-tech kuno nga pasilidad sa BJMP dina sa may Davao Oriental. Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan. Alas 5:41 samtang sa laing bayan hustisya karon ang singgit sa pamilya sa usa ka mag-uma nga giya gulgulan o galiog dito sa may Tacorong City sa probinsya sa Sultan Kudarat. Nailan ang biktima nga mao si Alya sa Kanding, residente sa Puroka, Waya-Waya, Barangay San Emmanuel sa Tacorong City. Na sikop ang mga suspect nga sila John Ri Imba Barcelosa, 21 anyos, o Janil Pagelo Malila, 22 anyos, nga pulos mga residente sa Malungon, Sarangani Province. Sigon sa Tacorong City PNP nga nag-inuman ang mga biktima og biktima og mga suspect dehang nangahubog na utingkay na ang kanhi nila nga mga bingkil sa biktima og suspect nga miya lungtad o miya sangpot ni ining panigbas gamit ang lagaraw. Wa makontento ang mga suspect nga si Barcelona, siya Barcelona og siya Malila og gigulgul pa ang ulo sa biktima og gilubong sa mabaw nga bangag. Dayo nga milalin ang mga suspect og nagpatigayon sa follow-up operations ang mga otoridad hinungdan nga nasapon gihapon sila sa mga kapulisan. Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan. Karon atong sayron ang mga panghitabo usaba sa may P. Palma dinhi sa atong probinsya. Na sa linya si Tinig 11 June Villasoto. Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan. Maraming salamat at magandang umaga. Patay ang 16 na taong gulang na batang lalaki matapos itong masangkot sa isang head-on collision na isang uri ng vehicular accident bandang alas 7 ng gabi sa kahabaan ng National Highway sa bahagi ng Barangay Batsukan, bayan ng Libungan, Cotabato. Sa ulat na inilabas ng Libungan PNP, sinabi nitong nakilala ang isang minor de edad pa naman na nagmamaneho ng isang single motorcycle na bumisita lamang sa kanyang nobya na si Joseph Simbaan Kaipilan, 16 years old nga, at residente ng Barangay Abaga. At ang driver naman ng fish car o yung sasakyan ng mga isda na pang-deliver na kanyang nakabanggaan ay minamaneho ng isang Jomar Remos. At ito nga ay ayon sa initial na investigasyon, nasa magkabilang lane ang dalawang sasakyan. Ngunit nang magpang-abot sa bahagi ng harapan mismo ng covered court o barangay hall ng Barangay Batsukan, ay bigla na lamang lumihis ng daan itong si Joseph Kaipilan, at dito naganap ang isang hindi inaasahang head-on collision. At syempre pa, ano ba naman ang laban ng isang single motor sa isang four-wheel na may mga sakay na boxes or na mga isda at
dito na nga sobrang tindi ng damage ang natamo ng pasyente o ng biktima na kung saan ay bali-bali ang kaliwang paa nito at nabagok yung ulo sa konkretong bahagi ng daan at tinangka pa namang dalhin sa isang pribadong ospital na siyang pinakamalapit rito sa lugar, ngunit kalaunan ay dineklara ding namatay, una wala na ng hininga ano at or nalagutan ng hininga at labis naman ang pagdaramdam syempre pa ng pamilya nito. Kanya nga lang sinabi naman ng ating mga otoridad at mulit-muli ay pinagpaalalahan ang lahat ng publiko na isang minor de edad, madulas ang daan, mabilis nagmaneho. Ito yung sinasabi ng mga nakasaksi roon at dito na talagang wala nang magawa pa at tanggapin na lamang ang nangyari sa Binatilio. Siyempre, labis din ang paghagulhol ng nobya nito na o yung girlfriend nito na siyang binisita at talagang halos hindi matanggap ang nangyari sa kanyang nobyo. At so ating paalala, madulas ang daan ngayon dahil umuulan dito palagi sa P. Palma area at talaga namang hindi maiwasan na kapag ganyan ay ang safe driving pa rin at defensive driving pa rin ang siyang pinakamainam na paiiralin na. Samantala kahapon, personal na sinaksihan ni Cotabato Governor Nancy Catamco ang soft opening at launching ng tinatawag nilang Bangsamoro Integrated Rehabilitation and Development Program o BIRD Program doon sa barangay Dato Binasing sa bayan ng Piggawayan kung saan ay mismong mga matataas na opisyal ng Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao ang siya ding nanguna sa initial na distribution ng mga proyekto at maging paglunsad ng mga programa. Kasabay nito ay namigay din ng mga wheelchair para sa mga PWDs at binigyan ng cash assistance ang lahat ng mga balo o yung mga iniwanan ng kanilang mga mister na kung saan ay nakisangkot sa pakikibaka o armadong pakikibaka nung unang panahon upang maisulong ang mga struggles o yung kanilang mga adhika ano. So masaya naman ang mga naging benepisyaryo nito. Binigyan din ng 12 mga barangay ng Piggawayan na kabilang sa Piggawayan cluster o yung mga sumali na sa BARM region na mga barangay ng nasabing munisipyo ng motorized bangka dahil ang lahat ng mga barangay doon na nag-join sa BARM ay mayroong mga marshy o yung mga fishing area kung saan na makakadagdag sa kanilang kabuhayan. Nagkaroon din ng solar street lights illumination, yung pagpapailaw sa mga kalsada sa Dato Binasing na magre-replicate umano sa iba pang mga barangay. Ayon nga dito kay Catamco, ang nasabing mga programa ay inaasahang magpapaangat sa kabuhayan ng mga residente sa 12 barangay ng Piggawayan at inaasahan na magkaroon ito ng positibong impact sa kanilang buhay at wakasan na ang pakikibaka at namnamin na lamang ang kagandahan ng mga programa ng gobyerno sa ilalim ng Duterte administration at tuloy-tuloy pa umano ang naturang mga programa para sa ikakaangat ng kabuhayan ng mga mamamayan. Ngayong araw na ito, buong araw dito sa Midsayap, si Governor Catamco, ito ay upang manguna sa mga turnover ng mga konkretong daan, covered court at maging sa mga payout ng Municipal Social Welfare and Development Office at DSWD 12 at mga programa din para sa iba't ibang mga sektor na siyang magkakaroon ng dialogo together with the provincial government. So inaasahan nating whole day yung coverage natin dito sa Midsayap sa iba't ibang mga barangay for the whole day today with Cotabato Governor Nancy Catamco. So yan ang latest muna dito sa P. Palma area para sa Tinig ng Bayan. Tinig numero 11, June Villasoto, nagulat.
Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan. Daghang salamat kaubang June Villasoto, gikan na sa may area sa P. Palma. Karon anana pod ang signal gikan na kang kaubang Grace Abagnal Castellano sa Mega Market ning Dakbayan sa Ginapawan. Tinig ng Pamilihan, Tinig ng Bayan. Sa karon atong siren ang presyo sa prutas dinhi sa Ginapawan City Public Market, kung asa ang orange nasa 35 pesos ang isa, pwede tatlo 100. Ang apple na itag cheese 25 og na itag 35 pesos ang isa. Ang watermelon nasa 30 pesos ang kilo, ang grapes nasa 300 pesos ang kilo. Ang kiat-kiat nasa 100 pesos ang kilo, ang tunda nasa 40 pesos ang kilo. Ang papaya murado nasa 40 pesos ang kilo, ang papaya sulup nasa 30 pesos ang kilo. Ang Chinese pomelo nasa 70 pesos ang kilo, ang mangga pico nasa 70 pesos ang kilo. Ang langka nasa 1 ka gatos ang kilo, ang pinya nasa 35 pesos ang kilo nini. Ang mangustin nasa 1 ka gatos ang kilo, ang pongka nasa 15 pesos ang isa, ang bayabas nasa 80 pesos ang kilo, ang peras nasa 35 pesos ang isa, ang mangga Cebu nasa 120 pesos ang kilo, ang durian puyat nasa 80 pesos ang kilo, ang kilo sa rambutan nasa 60 pesos ang kilo. Para sa market report, ako po yung Tinig 7, Grace Labagnaw Castellano. Tinig ng Pamilihan, Tinig ng Bayan. Daghang salamat kaubang Grace Labagnaw Castellano gikan sa Mega Market ning Dakbayan sa Kinabawan. Ara sa Pilipinas sa 9 minutos bago musangko ang alas 6 sa buntag. Karong tagna mangayo kita ga follow up og information kalambigit ni ining pinakabag-ong pagpangluthang patay. O do na poy usa angol dito sa may area sa Pigit North Cotabato. Atong makauban ang hepe sa Pigit Municipal Police Station si Captain Mautina Pangandigan atong makauban karong buntaga. Hello sir, magandang umaga po sa inyo. Live po tayo dito po sa programang Tinig ng Bayan sa Joy FM Kinapawan. Magandang umaga rin po sa inyo lahat at sa pagkinig ng bayan. Opo, sir, kindly give us a brief details po regarding po dito sa pinakahuling insidente ng shooting po dyan sa may area ng Pigit po. Sino po itong biktima, sir, and saan po nangyari ito pong insidente? Ito ay kahapon po, tayo ay nakatanggap ng tawag sa galing sa concerned citizen. Tayo ay informahan na meron daw nangyaring shooting incident sa Barangay Dalingawin, particularly sa harap ng Noble Rice Mill, kung saan ang biktima ay nakilala natin na si Rasul M. Samad. Ito yung namatay, 3 years old, na taga Barangay Inugog, farmer din. At isang Michael M. Ibrahim, ito yung tinamanan sa kaliwang balikat na ginagamot po sa Cruzado Medical Hospital. Ito pa yung nangyari habang sila siguro ay pauwi sa Port Pickett. Pagdating nila doon sa kwan, itong sa harap ng Noble kwan, Noble Rice Mill, sila ay tinambangan at sila ay pinagbabaril kung saan ito ay kinasawi ni Samad. Sir, regarding po sa initial information po ninyo, tinambangan or sinusundan? Ito po nga mga biktima, sir. Tinambangan lang po sila ng mayroon po tayong personal injury kasi ito ay ayon sa aming pag-imbestiga. Maaari po ito ay nagkaroon po sila ng personal alitan sa biktima at sa kahit pong akusado po. So personal na alitan, sir, or in connection dito po sa trabaho niya as peacekeeping action personnel? Personal po na alitan. Kasi ano man lang yun, ordinary mo lang kung halimbawa kung anong trabaho mo, hindi naman po maaaring magtaroon ka ng isang ng kawe. If my persons of interest na ngayon ang PNP regarding sa incident, ano ang next move nito, sir? Maimbitahan ba itong persons of interest or aaresto na hin na ba? Isampa natin yung kaso po. Bitin nila po sa pamilya. Kung ayaw nila, kaya ng pamilya magsampa ng kaso, kami na lang yung sasampa ng kaso po. Opo. So, persons of interest based sa statement po ba ng pamilya, sir, or talagang based sa witness na andyan po sa area? Base po sa mga nakalap natin ng mga information po. So, sino po talaga ang target, sir? Ito po. Driver po ba ito? Si Rasul Samad? Ito po ba talaga yung driver? O, siya po yung driver. Ilan po yung persons of interest, sir?
mga dalawa po. Ah, okay. Yeah. So, at least, andyan pa rin sa area, sir, based po sa intelligence gathering po ninyo? Opo, opo. Andito rin po. Ah, okay. Involved po ba ito sa isang grupo, sir? Malaking grupo ng armado dyan po sa area ng Pikit? Ah, hindi naman po. Ah, hindi naman po. Ah, okay. Yeah. During the incident, may dalang armas rin po ba ito pong mga biktima, sir? Kami po, wala kaming nakuha na baril ng mga biktima. Kung sensitive siya naman po yung nakapagdala doon sa ospital, yung nabuhay, wala pong pagdating namin doon sa ospital, wala naman pong baril na nakuha doon. Oo, sir, hindi man natin sasabihin parang usual o common itong nangyayaring ganito dyan sa area ng Pikit. Ano po yung mga precautionary measures po na ginagawa ng LGU together ng PNP para po at least maiwasan ito po sana nga mga insidenteng ito na usually nagaganap po dyan sa mga kalsada lang, sir, public places po? Ngayon po, ang ginagawa ng LGU po, naglalagay po kami ng CCTV dito, particularly sa poblasyon po, hindi pa lang natapos pero patuloy na po na nilagay yung mga kinakabit yung mga CCTV. At saka lagi naman nag-uusap yung LGU, EP at saka PNP po. Kailangan lang talaga natin yung cooperation ng mga umayan ng PNP. Yun. And this time, sir, may cooperation po ba talaga ito pong mga mamamayan ng Pikit dyan po in terms sa investigation na ginagawa po ninyo sa mga insidenteng ganyan? Minsan, sir, yun talaga ang hinihiling natin kasi minsan talaga ayaw talaga magsalita ng mga mamamayan po dito kasi takot din sila na baka sakasakali madami sila. Pero yun talaga ang hinihiling namin na kung sino man yung may alam, maaari lang po sila magbigay ng informasyon. Okay po. Yan po ang very challenging po sa part ng investigation ng PNP, sir. Ano? Paano po tayo makakakuha ng information ay kung yung mismong nakakita ay ayaw pong magpresenta ng kanyang impormasyon? Yan lang po. Doon lang tayo makakuha sa base lang sa mga pamilya kung meron silang kaalitan. Opo. So, yung nagagamit naman po natin yung mga ating mga itong mga barangay intelligence network natin nagagamit din po namin. Opo. So dito po sa usapin ng CCTV, sinisimulan na ba ito, sir, or for bidding o plano pa po talaga ito pong CCTV na nagsimula na talaga, sir. May kinakabit na hindi pa lang po natapos. Okay. So kailan po ang projected completion po nito, sir? Baka next month siguro o ngayong buwan ito kasi tuloy-tuloy naman po yung paglalagay nila ng CCTV. Kasi hindi naman ang nilagyan natin kung saan yung strategic area na dapat lagyan ng CCTV, yun ang nilagyan natin. Mm-hmm. Sir, hihingin na lang po kami ng update regarding po doon sa last na shooting incident. Yun pong may-ari ng isang ospital, isang doktor po ang naging biktima. Sir, nag-file po ba ng kaso? Ito pong pamilya. And ano po ang update ng kasong ito, sir? Nangyari po dyan is hinantay lang natin yung pamilya po mismo. Matahanda naman tayo. Ready na po tayo magkakaroon. Ang pamilya lang talaga. Mm-hmm. So until na wala pong file na naisampa, sir, laban wala sa mga suspect. Okay. Pero pwede ba ang PNP na ang magpa-file, sir, if ever may mga person? Pwede po. Pag ayaw talaga ng pamilya, kami na lang po mismo. Okay. So ano po ang at least this time inaantay ng PNP, sir, to say na kami na lang po ang magpa-file? Ayun lang po kasi kasi mahirap naman na baka kami ang isiin yun kung kami na mismo. Antay lang talaga namin yung final na decision nila na mag-execute sila ng apidatit na isa, kaya na lang papayal ng kaso. Mm-hmm. So at least dito sa huling insidente ng shooting incident, sir, shall we say at least may porsyento na, malaking porsyento na masasabi nating masosolve ito pong kasong ito? Opo, opo, opo. Opo, opo. Okay po, maraming salamat po. Ito, sir, mensahe po ninyo dyan po sa mga residente ng Pikit in cooperation po sa mga efforts ng PNP. Ang hilingi lang po ng kapulisan po natin, itong cooperation lang po ng mamamayan. Na kung meron po kayong makita ng kahinahinala, maaari po kayong tumawag. Nandiyan naman po yung hotline natin. Lagi naman po nandiyan. Kasi ang nangyari sa atin, kumbaga tayo ay nag-dingi-dingian o hindi na nagkialam ba kung nangyari. Huwag natin antayin na tayo pa maging biktima. Magtulong na lang po tayo. Huwag na natin batikusin kung kung sino yung administrasyon, sino yung pulis natin. Kung saan ang gawin na lang po natin, tumutulong na lang po tayo. Yun po. Captain Mautin Pangandigan, maraming salamat po at ingat po kayo dyan po sa area ng Pikit. Magandang umaga po sa inyo.
Magandang umaga po. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan sa 105.7 Joy FM. Inyong nadunggan ng hepe sa Pikida Municipal Police Station. So, community awareness, community participation in taon. Kundi in taon, magikiro ng mga kapulisan ng managnalagkin sa mga sospek. Kung galing adunay mga information mo regarding sa usa ka insidente, participate mo, hatag mo sa inyong informations. Dili man i-divulge ng inyong identity sa bisan asang insidente. Aron po mahatag ang hustisya kini nga mga biktima sa pagpamusil, no? O bisang unsang insidente nga gakay tabo din na sa atong palibot. Kung aduna kay maambag, madalit nga impormasyon, kana pong impormasyong tino, ha, kana pong di po nang tagna-tagna indawon impormasyon kung anaagi ka din sa mga insidente, i-share na, ihatag na sa kabulisan aron na mamahimong susi alang sa paglampos, sa pagkasikop o pagkabot nining hustisya nganha sa mga biktima. Tinig ng Bayan. So, ang biktima, ha, si Rasul Samad, 33 anyos kini, usaka bipat, samtang angkas nini si Michael Ibrahim, 24 anyos ni pulos mga residente din sa may Inugog, Pikit North. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. So, musikad na ang city government, ha, sa pagpatigayon ni ining timpo po. Adunay hamubo apan maunurun nga aktibidad kining timpo po. Mangayo kitag dugang detalye ni ina sa pagpadayon sa inyong turumanon sa musunod pang mga adlaw. Ingon man, ang Barangay Sibawan, oy, nag-extend na po daig laing 5 days. So, hagbong o 15 adlaw gyapon kining focus containment din ha, sa Barangay Sibawan tungod sa taas gyapon o kining tawag din aron ma-deter ko, no, kining posibleng mutation pa o kining pagkatag sa COVID-19 na dinhang dapita. Ingon man, kining posibleng magawas pa ni dinhang dapita gikan sa ila kung ugaling aduna na ipag-able nga na sa ilang barangay. Impunto alas 6 ang atong oras, man nakita igong oras atong pagpanag-uban karong buntaga. Masunod na si kaubang Loy Rosario alang sa dugang hisgutanan karong buntaga. Atong kauban nga ni si kaubang Grace kini si Tinig 43 sa Jan Andro Tabugok. Manamilit ka ninyo magaingon, ang nagpakabarang katawhan mo ay mataog dalungan sa marambuon nga kadilingban. Maing buntag, kanatong tanan. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan sa 105.7 Joy FM. Kayupan mas ganado sa produktong sigurado, MMV's Premium, muabags pag-asenso. Ang inyong mga baboy, manok o bibe, bakaw, kapayo, kanunay, pakana, o MMV's Premium. Aron paspas ang pagkako, maayo ang resulta, MMV's Premium, maayong magpatubo. Ang iniinom mo, dapat hindi basta tubig lang, kailangan ligtas at malinis ito. Magpa-deliver na sa sulit na presyong 35 pesos per gallon and 3 gallons for 100 pesos free delivery pa. Protektahan ang buong pamilya. Uminom ng ligtas at malinis na tubig. Ang Yaki Purified Drinking Water. Para sa inyong orders, tumawag sa telephone number 0645723738 or cellphone number 0912-326-8160. Yaki Purified Drinking Water. It's safe, clean, and refreshing. Anyong haseyo! Gusto mo bang mag-abroad sa bansang Korea para iwas ma-scam? Tunguhin ang tanggapang makakatulong sa'yo, ang Flycorp Korean Office. Flycorp Korean Office. Mahalaga ang government-to-government processes at POEA hired. Dito, tutulungan ka ng Flycorp Korean Office. Bawat taon, libo-libong Pinoy worker ang kailangan ng Korea. 100,000 pesos pataas ang buwan ng sahod at maraming benepisyo pagkatapos ng kontrata gaya ng SSS, separate pay, return cost of insurance at departure guarantee insurance. Para maiahon ng pamilya sa kahirapan, lumapit sa Flycorp Korean Office dahil nagpapahiram sila ng cash assistance matapos na ikaw ay pumirma ng kontrata, maximum of 50,000 pesos with zero interest. O ano pa ang hinihintay mo? Tara na sa Flycorp Korean Office na matatagpuan sa 3rd Floor Central Marketing Building, Quezon Boulevard, Kidapawan City. Mari din silang makontakt sa cellphone number 0926-267-8178, 0970-071-8530 at hanapin si Ma'am Jim para matutunan ang mga legal na proseso. Lumapit sa Flycorp Korean Office. Nagbibigay din ng libreng orientation.
Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Sa Kinabawan City, 105.7. Joy FM. Ating pamayanan, programang mag-uugnay ng mga mamamayan at ng pamahalaan. Ito ang Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Alamin natin ang tinig mo, tinig ninyo, tinig nating lahat. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Ito lamang sa 105.7 Joy FM. Ganap na alas 5 hanggang alas 7 ng umaga, Lunes hanggang Sabado. Mayong nga buntag kaninyong tanan mga katinig. Welcome ning atong programang Tinig ng Bayan. Adlaw kita karon ng Martes. Adi si 7 na kita sa bulan sa Agosto 2021. Kumusta mga katinig? Akong partner na si Kabong Ponyo. Ubay-ubay ning atong hisgutanan sa kinatibukan ning atong programang Tinig ng Bayan. Busa kami nagaimbita ka ninyo. Ubanin ning atong programang Tinig ng Bayan kay daghang kita pagahisgutan. Ay, hala, grabe no, ang katong nahitabo sa Afghanistan, mga katinig, nakita ba ninyo ang sitwasyon dito? Kung diin ang atong mga kaigsuunan, at least safe, no, ang atong mga kaigsuunan mga Pinoy, sigun sa report nga gipagawas, ang libuan ka mga mulupyo na nagad dito sa airport para lang makatakas tungod kay ang problema lagi na agaw na no sa Taliban ang Afghanistan. So looy kay itong mga kaigsuunan o mga katauhan dito kaya tungod sa kahadlok nga sila pamatyon gusto nila makahawa na dahil sa ilahang lugar kaya nga no naagaw na sa Taliban mga katinig ang pamunuan na sa Afghan kay gibiyaan naman kini sa tropa sa US o guban pang mga diplomats no. Ay, pastilan kaluin tao mga katauhan dito. Samtang sa pika sa bahin ng mga katinig karon kita adunay kulba-kulba pagyapon nga nasinati bisan pa nagasaka kanaog ang kaso sa COVID-19 sa tibuok Sugsarjan Region kaysa tibuok nasod mga katinig padayon nga pagsaka sa ihap ni ini sa probinsya sa Cotabato. Pasalamat kita kay dunay 46 ka mga naayo sa COVID og 12 lang no ang bagong kaso pero there is dakbayan sa Kidapawan mga katinig kabalo ba mo. Sa meeting kagahapon sa City Interagency Task Force on COVID-19, gi-extend no ang lima kaadlaw nga focus containment diha sa may barangay Sibawan kay tungod padayon pud ang pagsaka sa kaso gani sa gipahigayon nga meeting kagahapon natuki nga adunay 18 no ang naayo kini nahisgutan na nato. Oh, 18 nagpositibo then dunay 38 ang giobserbahan. Og kinahanglan pa ipailaw kini sa focus containment aron mapunggan ang pagkuyana pa sa virus. Gani nang ginahanglan na og tabang sa Task Force Kidapawan para magbantay sa mga exit ug entrance area sa barangay no kay para makontrol ang lihok sa mga tawo. Mas maayo to kining hisgutan na asa linya sa tong komunikasyon. Kauban nato si CDR Remo Officer Salmer Bernalte. Sir, good morning. Si Loy Rosario sa Tinig ng Bayan sa Joy FM. Yes, Loy. Good morning. Good morning. Opo, good morning, sir. Starting kagahapon. Kagahapon na ito extension, sir, sa lima kaadlaw ng focus containment? Yes. So, ang containment or nag-lockdown sa Sibawan into another 5 days because of the
pagdaghan sa mga clustered cases, no? Doon na mong mga aggravated circumstances doon yung pinahanglan. Dili siya i-taken for granted sa ito ang city government na binasa po ang IATF. Ito mo, kung ano naman budloy, murag basig, ang nakapalangan ang ilahang lockdown din ha, ang behavior po sa mga tao. Mm-hmm. Kay unang rason, na nung na-extend of 5 days, or the second 5 days, o dapat 5 days harang gulong dato. Oo, so nahin mo lang 10 days. 5 days. Kaya di ay, doon ay mga exposed dito sa mga index patient. Index patient ka itong mga unang din naman na kung ba na COVID. Mm-hmm. Ay mga na-exposed dito, nga wa sila nagsaba, na-expose sila, unya, nag-develop sila ng mga symptoms, unya, ay ha sila nagsunti nga na-expose din sila pag-develop ng symptoms. And then, kato, wala to siya na-consider ng appeal sa CESO, unya, it's alarming because, how many ba? Unsa pa kadaghan na itong mga na-expose dito sa mga index patient, mm-hmm. wala naging expose sila, nga nag-develop na ng symptom, nga nagkaroon po doon, kining, interaction or contact with some other people, no, din sa sulod sa barangay. Mm-hmm. Auto nga ang first 5 days, extend o ikaduha nga lima kaadlaw. Karon in the stint, no, in stretch sa ikaduha nga lima kaadlaw, nagka-problema ang ato ang CESO, ang IATF, kay hingsaka ang cases, no, from 18 na hingos ang 38, na dungagan siya o 20 kabuok. Kunya ang mas problematic ni Iniloy, ay siguro naburyong ng uban, pero kini akong nang yun no, sa itong ipasabot sa mga taga-barangay Sibawan. Antod ka no, saan naman lang ta magsigig lockdown sa inyong barangay kung dili mag-cooperar ang tanan din ha? Oo. Oh, mas mataas pa. Mas mataas pa ang panahon. Mga reports, Loy. Oo. Na din ha, gasibat sa mga, kanang mga agyanag tao lang bitaw sa mga so, planan, mga boundaries sa ilahang barangay nga mga kagumahan, mga kasagingan. Og nagagawa, nagagula sila. So, it's, that situation is making it more alarming. Mauna nga karon kaning ikatulong na lima kaadlaw nga, kuan, nga lockdown nila will be a lot restricted. Uh-huh. Tungod, maniguro kita, na kini nga mga reports, makontrol na to, og dili na to makuan, og dili na to dapat si tawag ani kinahanglan ma-monitor na to ba kinahanglan mapugna na to ang ilahang paggula na ang ilahang ginahuna-huna lang na ay mga security ang ingress egress lang sa barangay. Oo. Subot pasabot ni ini ang katong membro sa task force kidapawan imuntar o magbuntar sila og checkpoint sa tawag diha kanang bantayan nila nga lugar sa palibot sa tibok barangay, sir. Actually, na ay checkpoint din ha. Nag-iimo ang task group kinapawan kung 72 IB, pero na lang sa ingress-egress. Oo. O, karon mag-re-strategize ang kuan, ang city government. Oo. Ibutang na to dito sa tunga dito sa kuan. Sa barangay. Nananghit kita kagahapon sa IATF, kung mutugot bang IATF. Oo. Despite gilockdown kining entire barangay, dadto na to sa tunga sa barangay ang presensya ni ining ato ang law enforcement bodies aron mo prevent sa mga tao nga magsigi gawas-gawas kay siyempre sa status manggod gi-lockdown siya dito lang nag-establish kita security control point. Oo. Unya sa kadako ni ining barangay di man nato ni mapatintiro ni kay lapad man ang barangay sa ato pagbutang anak kung ang tao dili gid sa mo-cooperar. Mula gina, manibat dito sa mga agyanan lang og tao, mga gumahan, unsa pa nang mga farms din ha, og manggawas sa barangay, nga to outside of the barangay, mga to sa mga public places. Mm-hmm. Ang atong himuon, just to prevent and to remind them, no, nga seryosoho nila ning ikatulong na lima kaadlaw, ibutang nato ang law enforcement body. No, ang task group ibutang nato din ha sa tunga mismo sa barangay. Mm-hmm. Aron makita nila ang presensya din ha sa to ang task group og aron na guntahon nila sa og makuha nato ilang cooperation to complete this last 5 days. Sa atong pagsabot, sir, upat ka sityo o upat ka purok, no, ang adunay taas nga kaso. So pwede ba unsa bay plano nini katong upat ka mga identified nga mga lugar nga adunay taas nga kaso dito imuntar tong atoang mga tropa para visible sa mga tao nga nagabantay kanila? Actually, ang sentro man, Loy, ang
medyo na yung mga taas na kaso, purok dos, purok kwatro, basta ka nang di, mga purok nga naadya sa sentro. Uh-huh. And then, among doy mga areas nga ato ang kinamonitor, pananglitan, dito sa may sityo, Dominguhan, ginaclosely monitor usab siya, kay tungod na po dito index patient, nga nakakuanpod, nakahimo o close contact sa mga tao dito sa maong area. Kaya ang report sa CESO, muna nga, di po mayang kumpiyansahan to dito nga i-allow ra po nga mag-gawas-gawas because na po index patient dito nga kanang nakalubilo po sa mga tao dito nga maong sityo. Muna nga, ang tibok barangay yun ang subject to the lockdown, to the focus containment. Unya sir, ang rason sa mga tao din, ano nga maglihok-lihok sila kay tungod una ang ilahang pangadlaw-adlaw nga panginahanglan ng pagkaon o ikaduha ang ilahang umahan. Unsa may mahiyong sistema nini? Din na tiluodloy kay every 5 days naghahatag tao food packs containing 10 kilograms of rice and mga pagkaon, mga sudaan nila na intended for 5 days. Kaduha na ta naghahatag sa tuba 20 kilos na ang gihatag sa atong city government para sa napulo kaadlaw nilang rasyon. Di ta mutuho nga dili na pasibo. Unya ang ilahang mga umahan wa man ato na gi-prevent. Pwede na gihapon mo adto ang mga mag-uuma sa ilahang farm magkating sa saging. Magtapin sila ang guma, pwede man sila mo adto. Basta dili lang sila mag-interact from among themselves. Dili lang sila magtabok-tabok ba o mag istorya-istorya, mga inanagod nga bagay. Pag hila-pinag yun, ang pinaka-alarming is katong mga iskapo sila din na sa mga boundaries. Umandawa sila din sa sentro. Kinapawan, di takabalo. Alam ko sa akin nato, napag-panggukod na nga. Di man iduwas, pati yung tiro, Loy. Bitaw. Kanya wala po takabalo kung siya career ba o dili. Mga nang kinahanglan din mag-cooperate sila. Ito gani, ang purpose gani sa lockdown, mag-stay sila sa area for this 5 days, unya, kung mag-develop sila og symptoms, i-report nila sa CESO, kaya aron ma-identify dayon kung kinsa tong mga possible nga na contaminate or unsa ni na-infect. Problema kay kining 5 days nga gihatag sila nga unang 5 days, sige ra magyapon sila tabok-tabok. No? Naragyapon sila i-contact as according to people inside. Muna nga, dito kasiguro nga tagtong mga na-contact sa index patient, maura-good to siya. Kaya katong unang nga 5 kaadlaw, reports are coming in nga nag-interact sila. In fact, anong gawas kung adto ko dito, makakita ko mga tao, kung nagani mga bata o sa'yo makitaan po na kung nagagawas, doing some errands. Pero ang point nato is, dako ang possibility ni ining report nga nagkuan sila, nag-interact sila doon sa sulod. May tungod lagi, ang atong security control point, di armagod nato mabutang sa mga ingress-egress, buta sa bot, sa entrance o sa exit lang sa barangay, kay tapos po ba yata ang mga law enforcement personnel. Sir, aron na ang himo nato, butang nato sa sentro ang ato ang task group. Kaya aron na mo-encourage sila o cooperation, seeing na din sa tungod yun sa ilang mga kabalayan ng atong task group ni Butang. Katong mga tagbalay, sir, nga dunay suspect nga mga residente or kabanay, unsagi, sa sulod sa ilang panamalay, gi-require ba usab sila nga magsulubog face mask ang matag-tagbalay para makasigurado? I think ang CESO ang dapat mo kuan, muhatag o explanation sa guidelines na giset sa sulod sa mga panimalay. No? Because I look into the security. Pero dapat, no? Dapat yun. Kaya kung kuhan ka, kung kamutong mga na-close contact sa mga index patient o katong mga nauna nga mga na nagka-COVID, dapat magsuot yun o face mask kaya aron dili mo takboy dito sa mga kaubaran sa panimalay ang baga, common sense, Loy, no? Responsibility ba? Na, uy, na-expose ba ko na yun yung pasinti nga nag-COVID para dili matakda na akong asawa, di matakda na akong bana, di matakda na akong mga anak. Magsuot na lang po sila o PPEs. Correct. Suot na lang sulod face mask po, no? Di ba? Mura obligation man na yes, sa pamilya, sa panimalay. Kaya, siyempre, wala may laing magsakit ni ana. Sila ragyapon, mga membros pamilya, di ba? Oo, mo na ikaw na yung unaon. Sir, opo, gawas ni ini, so far, kumusta ang tibuok dakbayan, no? Kay kung imong tanawon ang record or datos ka gipagawa sa IPHO, 205 pa yata ang atong aktibong kaso, pero ang real time, medyo mas ubos gamay. So far, kumusta ka itong ba pa mga lugar nga ito po ginamonitor, especially sa barangay poblasyon?
Actually, kuha na, sporadic siya, Loy. But pasabot, ang Tibuok Kidapawan, ang tanang kabaranggayan, doon na nag-i-i call, no? Doon na nag-i panawagan, kinahanglan makisama or mukooperar nining ato ang pagpakigbisog sa COVID. Kay usahay magod, nagtuot ang populasyon naman na dihang na COVID, kay tumudagag tao, di kay kanani mga nani mga remote barangays. For example, Ilumabis, no? Layo raman na. Naan mga cases na di kandito, buting nun, tanan barangay sa Kidapawan, mag-igmat yun ta, dili ta magkumpiyansa nga layo raman ni among barangay. Correct. Pwede rin nga dili ta magsuot o face mask dari, pwede rin ta magkapok-tapok din eh. No, it's not true. Kaya nagasaka ang cases sa COVID sa Kidapawan karon, and it's not just concentrated on barangay poblasyon. In fact, si Bawan is an isolated barangay. I mean, medyo layo na siya ng barangay, pero tanawon siya tapo si Bawan, lockdown siya because of the cases of COVID. And, problema na to ani na atay threat sa Delta variant. Who knows na dili, kinsa may makasiguro nga dili ni Delta variant ni as Kidapawan karon. Ewa pa may genome sequencing ang gihimo for Kidapawan City. Pero so, ang mo na nga nag-request ang IATF og genome sequencing aron makasiguro kita kung dili pa ba ni Delta variant ni nagakapay-kapay nga COVID karon sa Kidapawan. Tama, o at least kabaluta pa on sa pagpanagang og unsang pwedeng dapat nga buhaton, no? Sir. Oh yes, kay ang Delta variant nang good loy, lahi na pud ang iyang guidelines sa kuan sa management. Di na parehas na tong mga previous ng mga variants. Oo, kay dapat doble na ang face mask ginasulob. Kay mulabay lang sa imong mulabay lang sa mga tubangan doon ang infected, makatakod na dahil sa imuha, di ba? Oh, imagine, mga tao, di magani sila mo suot og face mask, may isa lang ka layer kay di sila ganahan, unsa na lang duha. Una nga bitaw ang atong panawagan, please, operate kitang tanan kay di gani ta ganahan mo suot og face mask nga isa lang kabuok. Unsa na lang og duha ka buok layer or pasuoton ta og N95 na face mask nga hasta gahi agi di ginhawa. Oh, niya kay kung mo kooperar tang tanan ni ini virus kuan man ang virus oy kanang si tawag ana di dili man na mulakaw rag iya kumbaga kiri tawo mo gikirira na. Pinagi sa tawo mapud mo mo pakalat sa nasoy nga virus. Sir, kining ang Davao City gipailawom na sa alert level 4 no sa COVID-19 sa DOH. Kining ato ang dakbayan unsang kuan pwede bang kay naka tanang mga lakang ginahimo naman nato karon para mapunggan kining pagkuyanob sa COVID-19 unsa may possibility ba nga itaas pod ang ang alert level nato dres dakbayan? Actually, we wanted the IATF TED Kidapawan City to be under even MECQ. Pero kay di man tapres Davao loy nga kuan kaning chartered city, no? So agad kita sa probinsya. It will still be the province nga mo appreciate sa analytics sa mga municipalities of the province sa mga pagtaas sa kaso sa COVID. Unya might be mo recommendar og unsa pa nga alert level ngadto sa National IATF. Og ang National IATF syempre sila mapuda ang mo-approve or mo-disapprove sa mga request from the province. So agad ta sa atong probinsya loy tungod kay component man ta. Okay. Sir, salamat yung kayo sa higayon naghihatag nimo ni atong programa. Finally, imuhang mensahe sir sa tanang katawhan nato sa Dakbayan. Oo, gusto na ko ni i-address dito sa mga taga-barangay Sibawan. Ang ato ang human pagbati, kining human nature nato, usahay mo ni mo dikta nato nga mohimo og mga activities nga makapa-agrabyar o makapasamot sa problema. Pananlita, naburo yung nakita din na unta to, limaragod ka adlaw. Kabaw man mo, di ba, ang executive order ni Mayor to lockdown barangay Sibawan was only 5 days. Unfortunately, mga taga Sibawan, nagmampod ang hinungdan nga nung nadungagan siya ang ikaduha nga 5 days. Kaya tungod, dili sila honest na nagtugan dito sa seso katong mga na-expose dito sa index patient. No? So it's someone of you din sa Barangay Sibawan. Sa ikaduhang 5 days, ang inyong mga kaubanan din ha, ng iskapo. Unya, doon ay mga interaction from among you din ha, sa sulod. Mo hinungdan nga kinahanglan na punta mo kuan, kinahanglan na punta mo recommend of another 5 days. So di, nahimo na yun 15 days. Ngunta to, lima lang kaadlaw ang lockdown din ha.
ayaw ninyo tuguti nga magtantag iskabulan din ang mag-lockdown sa barangay Sibawan because, you know, dili man ni unlimited rice ning ato ang resources sa Kinabawan. Ang city government, dili po gusto nga magkanunay na lang mo mag-lockdown din sa barangay Sibawan. Maubitaw ang rason nga ang executive order ni Mayor, lima lang unta kaadlaw ang lockdown. Pero kung hina ang cooperation sa mga tao sa sulod, o gilabi na yun ning mga manggula din ha sa mga boundaries, manggula din ha sa mga giharan o mga tao, manabok o sapa, pwede pa pagdunta magsibutang o pulis o bipat yan ang mga inaan ng mga areas. No, to think of it, pwede gini nyo sibatan na nga to ang gobyerno kung inaan ang dagan sa inyong huna-huna. But, dili man ang gobyerno ang inyong giilad, ang inihorma po mga sarili. No, because kamura po na nagbutang sa inyong mga kaugalingon in danger. Correct. So please, stop yielding to your human nature sa mga panahon ngayon ani nga nakig-away kita kaban na itong COVID because kung inyong paundayunan ng inyong gibati nga kaburyong dina, gusto na kayong manggawas, unsa may dagwise, Kidapawan, kila na mukaadlaw nga gikulong din sa sulod sa inyong barangay. Kung muna dagan sa inyong una-una, then you will be tempted to go out and you will be tempted not to cooperate. So please, focus on the other side. Sa cooperation, sa ato ang pagtambaya yung hiniusa nato nga pildihon ng COVID, no, it's through your cooperation. Ang mga guidance nga gihatag sa CESO sa tua, muna itong sundon. Kaya kung di na itong nasundon, kita rin gano'ng maalaot na ini, no? Ang mga expenses na panghimo na ito, di na, inyorma ko ng mga taxes. Meaning, hantod ka nung sa mo mag-lockdown din na if you will not cooperate in Barangay Sibawan. I hope pasabtan nila ni Ogili nila lainon, no? Pag-consider ang sitwasyon kung asa. Nagdugang na, mahimo ng 15 days ang lockdown nila. Oo, mga good. Sir, salamat yung kayo sa higayon na gihatag ni mo ni atong programa og maing buntag. Okay, good morning. Thank you so much po. God bless po. Mga katinigan nyo nga nabati si City CDRRMO Officer Salmer Bernalte kalabot ni ini nga pagpailawom sa dugang lima kaadlaw, no? Nga pagpailawom sa focus containment diya sa may barangay Sibawan. Ang kamanduan gipagawas atul pod sa 74th founding anniversary, no? O kining dugang pag gipagawas sa sa pagsugod sa atuang mga aktibidad kalabot ni ining 74th founding anniversary sa Dakbayan. Kini man pong bahad sa COVID-19 ang hinungdan nganong online, no, ang atuang mga programa nga gitakda sa City Tourism Office. So kung dili kita magtinabangay, kita po ikaluoy alaot, no, kung dili gyud nato ma-enjoy ang mga gasa nga gihatag kanato kung ingani nga sitwasyon. So kooperasyon lang gyud sa matag usa nga gikinahanglan. Alas 6:27 na mga katinig ang atong oras. Daghang pakitag mga hisgutan nga mga programa, no, o mga panghitabo sa kinatibukan ni atong programa. By the way, adunay kagabi, no, aksidente na po sa kadalanan. Usa ka minor di edad, mga katinig, ang namatay. Human na nabanggaan ni ini ang usa ka fish car. 16 anyos. Okay, kaluin taon kayo, mga katinig. Nya di hapon sa Piquet, Cotabato, doon na po yung shooting incident. Patay itong usa ka BPAT member. Angol po itong iyang kaubang mag-uuma. Alas 6:28 na ang atong oras. Dali nilagsik og nawala ang kasakit sa ulo og mata ni Laida Kansi, taga Bangkerohan, IPL Zamboanga, Sibugay. Kay ni tumarsya sa Yaki Herbal Capsule. Nagugat ko, tumrepol, siguro ko sa tulog. Wala gito, sakit ako yung mata ba? Sulaw-sulaw niya. So, I try ko nun ako ni Yaki. Kaya sa kuninom, loli an man. Yan ang Yaki Herbal Capsule, mga higala. Epektibo kaayo. Busa ang ngayon lang na suwayan ninyo. Mapalit sa mga butika. Nakatabang ang pagtumaro sa Serpentina Plus Herbal Capsule sa higala ni Mary Jean Advincula, taga Surigao City nga si Daisy. Aron dali na ayo ang samad sa iyang kumagko nga gioperahan. Pas may sugar no giputulan og kumagko operahan siya. Sige siya tawag kay gana li ko no ang kuan ng Serpentina mo na okay na. Ikaw diabetic ka ba o taas lang ang blood sugar level? Pagtumaro sa Serpentina Plus Herbal Capsule nga mapalit sa mga butika. Kaibigan,
Mahina ba ang kita dahil sa konting ani ng pananim mo? Huwag nang problemahin dahil nandito ang klarong sagot dyan. Ang Caligro. Oo, Caligro o California Grower High Grade Foliar Fertilizer. Makakatulong para gumanda ang bunga ng inyong pananim tulad ng palay, saging, mangga, mga gulay, gaya ng talong, sitaw, kamatis at marami pang iba. Hindi lang yan kaibigan. At eto pa, non-toxic na. Environment friendly pa. O, di ba klaro? Caligro, Caligro Foliar Fertilizer. Siguradong dami ani. Mabibili sa inyong Suking Agricultural Supply. Approved by Happy Farmer. Para sa inyong mga katanungan at inquiries, i-text 0939-389-4886. Ay, mga yukog balon! Ay, oh, ayayo. Ay, ako polo, nana. Ngara diha, nakahalay. Huh, lisod na rin inatay na, oy. Nanay na, tatay pa. Lisod na wala na yung partner ba? Maong inahanggan di kong kutuperme o dilik magkasakit. May na lang naming Garlic Plus na makatalikon sa akong lawas. Ang mga pagsulay, daling malampasan kung maisugun ni mong giatubang sa tabang sa Garlic Plus with Sodium Ascorbate. Garlic Plus with Sodium Ascorbate nga mo'y bahala sa proteksyon sa imong lawas sa unsa mang balatian. Kayang-kayang malampasan ang mga pagsulay nga imong giatubang. Garlic Plus with Sodium Ascorbate. Kalusugan ay ligtas sa Garlic Plus. Mga kaibigang magsasaka, si DJ Durano po ito. Kulang bang inyong ani? Dahil ba kulang ang sustansya ng inyong lupa? O dahil ba dalas tamaan ang sakit ang inyong pananim? Gumamit ng Dragon Humus Soil Conditioner and Plant Growth Stimulant. Pinapataas ng Dragon Humus ang kapasidad ng lupa na humawak ng tubig at sustansya. Binubuhay din ito at ginagawang aktibo ang microorganismo sa ilalim ng lupa na siyang tumutulong maibalik ang sustansya ng ating pananim. Masagalang ani, magandang kita, san ka pa? Sa Dragon Humus ka na! Pagkalidad na produkto ng Tagchem Dragon Distribution. SSS Pensioner ka ba? Maayong balita! Ang Davao A-Plus Credit Corporation Kidapawan Branch nagahatag og mubo nga interest rates sa tanang mga pensyonado sa SSS o SSS pension loans. Walay advance interest, one-day release ug mukita kapag 500 pesos na komisyon sa matag-aprubahan nga loan referral. Ang Davao A-Plus Credit Corporation Kidapawan Branch makit-an kini sa Hitosis Building, Dial Street, Kidapawan City ug matawagan sa 064-577-3411 or cell phone number 0919-066-8395. Abri sila Lunes hangtod Sabado, alas 9 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Davao A-Plus Credit Corporation, Kidapawan Branch. Mas maginhawa na ang pakiramdam ni Barangay Hernano, taga Cotabato City, dahil nakatulong ang kanyang pag-maintain ng Serpentina Plus Herbal Capsule sa kanyang blood sugar level. Naglaylo ang ano ko, yung diabetes ko. Sa sarili ko, okay na ba? Yan ang muna tirada ko doon sa Serpentina. Ikaw, diabetic ka ba o mataas lang ang blood sugar level? Mag-Serpentina Plus Herbal Capsule na. Mabibili sa mga butika. Malipay na ang inahan nga si Cindy Gador, taga Kabidyanan, Nabunturan, Davao de Oro, tungod tangkad na og himsog ang iyang anak nga si Janjan, sukad nga iyang ginapatumar sa Kidiyaki Vitamins. Mugo kayo ya, as in. Sige ako siyang painom og Kidi Vitamins. Karon kay taas na yun siya. Salamat Diyos, siya nang kuhan kayo siya. Aptik kayo. Yan ang Kidiyaki Vitamins. Mas epektibo. Dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Han, naunsa sa naman yung panahon ron, uy? Daghan ang naggalisod tungod sa epektos pandemic. Apil pod kita. Han, ayaw pa stress. Kay musamuta o galisod. Kaya ang stress ra ba, mauka na ang makapahinay sa ato ang pangdepensa. Diao, gitimplahan teka og Okira Coffee. Uy, salamat han. Wala na tay mahimuhan. Kung dili, pabaskugo nato ang atong kaugalingon. Uban sa pagsalig, nga mahuman raning tanan. Kalami ba diay ning Okira Coffee han? Makapabaskog yun diay. Korean Red Fennec Ginseng ang nagunang sagol sa Okira han. Dunay mangosteen, maong makabaskog. Dali na han, baskog na ko. Kana ba?
Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Alas 6:33 na mga katinig ang atong oras. Patayin kita ni atong programang Tinig ng Bayan. Samtang sa Pikas Bahin, congratulations no, sa tuang kanhing provincial head sa Department of Labor and Employment sa probinsya sa Cotabato nga karon bago ng regional director sa DOLE 12 no. So kauban nato si Director Marge Latuha. Ma'am, good morning. Congratulations po. Thank you very much, Sir Loy. Maayong buntag sa atong mga listeners. Sir, salamat ha, na-promote siya po ako. Pero provincial director lang po ako, sir. Ang ating regional director ay si Sir Raymundo Agravante. Ah, okay. Taas na rin kayo ang kuwan. But anyway, ma'am, karoon naman kita sa pandemya, sa COVID-19. No? Unsay mga plano atong ipatuman kay kabalo kita daghang gyud nagapanginahanglan og ang DOLE mo ay number one nga isa sa ginadaganan sa itong mga kaigsuunan, especially sa mga employees nato. Of course, sir, daghan tinuod na, sir, daghan ang atong mga programa for the past 2 years, almost 2 years na po tayo no, na nasa pandemya. Opo. Kami-rami na rin po ang ating mga ang natulungan ng gobyerno sa pamamagitan ng Department of Labor and Employment. Ito po ay let's say for example, ito ating mga ang una talagang naapektuhan nito ay ating mga manggagawa dito ba sa lahat ng sektor. Opo. Kaya meron po tayong tinatawag na Under Department Order number 173-17. Ito po yung tinatawag nating Dole Integrated Livelihood and Emergency Employment Program na kung saan ay nagbibigay tayo ng panandaliang trabaho. Ito yung medyo ano na to, popular na programa, sir. Itong tinatawag na TUPAD. Na kung saan ay pagbibigay ng emergency employment or panandaliang trabaho, pantawid, gutom kumbaga no, sa ating mga mamamayan sa pagbibigay ng yun na nga ako, from between 10 to 30 days for this year alone mga mahigit ng isang 100 milyong pesong worth na salaries po ang ipamahagi natin sa ating mga kababayan dito sa North Cotabato. At the same time, ang pagbibigay din po ng livelihood assistance sa kanila through the provision of yung mga items para panimulan, pwedeng formation, pwedeng enhancement. So meron na po silang dating mga livelihood endeavor at yung iba naman for restoration. Oo. Ma'am, sa ngayong kasalukuyang sitwasyon sa probinsya ng Cotabato, nakita ho natin ang sa may parte ng Matalam, Amlang, at dito sa Kitapawan kung saan extended no, yung mga focus containment na isinagawa. Nakikita natin dahil sa banta ng maraming variant, andyan na yung Delta, andyan pa yung Lambda. So nag-i-expect tayo ng worse situation, no? Sa panig po ninyo sa DOLE, paano ho ninyo pinaghahandaan ito? Kasi alam natin, exhausted na rin ang government sa pondo, lalo na magdalawang taon na-experience natin itong crisis na ito. Totoo po yan, sir. Ang dami pong naapektuhan. Of course, aside from yung aking mga binanggit kanina na livelihood assistance and emergency employment program, pinaigding din po natin ang pagpapatupad ng ang practice ng minimum health protocols. Meron po tayong programa jointly with the Department of Trade and Industry. Ito po yung joint monitoring system on the prevention or protection of our workers from COVID-19. Sa workplace to, ma'am, no? Ang tinutukoy ho ninyo? Yes po, sa workplace po ito. Jointly yung ating labor inspector at ang represent ang employee ang workers do din po from the representative from the DTI ay nagsasagawa po ng monitoring kung how far ang isang workplace ay nagpapatupad ng minimum health requirements such as ito nga pong wearing of PPEs natin, paglalagay ng mga signages or pagbibigay ng impormasyon sa ating mga trabahante kung paano maiwasan po itong preventive po tayo, sir,
paano maiwasan ito nga ma-infect ng virus ngayon. So yun po, isa sa mga programa natin. Yan, araw-araw po, yung ating mga inspectors ay pupunta sa mga establishments po natin dito all over the province, ito sa North Cotabato, and even sa buong buong Pilipinas po itong mga labor inspectors po natin. Ma'am, may mga nagtatanong doon sa binanggit ho ninyong tupad na ipinatutupad natin. Paano ho daw maka-avail yung ating mga kababayan sa programang ito, lalo na doon po sa nawalan po ng trabaho? Malapit lang po sila doon sa kanila, malapit lang po ang ating serbisyo sa kanila. We just have to go to our public employment service offices na nandiyan po sa kani-kanilang mga munisipyo or sa ating dito sa Kinapawan City or even sa Capitol po, meron po tayong public employment service office under the management of PESA managers natin. Maano lang naman po, they just have to fill up yung profiling form. They will be interviewed. And kung makita naman po na qualified po sila under DO-173, sila po ay ipoprofile and they will be referred or recommended to the Department of Labor for approval ng kanilang application for tupad. Opo. Ma'am, maraming salamat po sa panahon binigay ho ninyo dito po sa ating programa at sa muli, congratulations po. Kayo po ay Director 2 na po ngayon, ano? Yes po, sir. Ayun. Director 2 or equivalent to provincial director po. Ayun. At least natama na ako. Thank you so much, ma'am. Sir Loy. Sa ngalan ng aming regional director, Raymundo Agravante, and sa aming Secretary Silvestre Bebot Bellio III. Maraming salamat po. Thank you so much po. Mga katinig, inyong nabati si Dolly Cotabato Head, no? Director Marge Latoha. So, siya na ang na-promote siya as Director 2, no? Sa Dolly 12. So at least kini mga katinig, dakog tabang especially no ang dito sa mga naapektuhan niining atoang crisis nga giatubang karon kini nga pandemya nga COVID-19. So importante sa mga nawadan na sa trabaho, paunsa ba nila ma-sustain ang ilang panginahanglan sa matag adlaw? Lisod yod labi nag daghang kag panginahanglan unya asa man kamukuha. So adunay tupad nga programa, adunay kanang lain pa mga programa para sa panginabuhian. So ang advice is kung kamo na apektuhan gyud adto mo sa inyong municipal peso, no, public employment service office, kay dito ninyo makita kung unsang trabaho nga pwedeng mahatag kaninyo o unsang tabang ang pwedeng inyohang mapakinabangan. Alas 6:41 mga katinig ang atong oras. Malipay na ang inahan nga si Cindy Gador, taga Kabidyanan, Nabunturan, Davao de Oro, tungod tangkad na og himsog ang ihang anak nga si Janjan, sukad nga iyang ginapatumar sa Kidiyaki Vitamins. Mugo kayo ya, asi. Sige ako siyang painom mo kini vitamin. Karon kay taas na yun siya. Talisan yun, kanang kuhan kayo siya. Aptik kayo. Yan ang Kidiyaki Vitamins. Mas epektibo. Dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Sa pag-inom ng kopiyake at maintenance na gamot sa high blood ni Mrs. Eva Suarez ng Santo Niño, Colombia Sultan Kudarat, gumanda ang kanyang pakiramdam. Hindi ko ako hindi nagatman nung gumamit ko ako kasi ng kopiyake. Pag tiginabihan, mabasta lang. At saka yung bowel movement ko, sir, dati one day lang ako magbawas. Ngayon, 3 times talaga. Ang dami kong pinagbago. Pati yung ano, yung ulo ko palaging sumasakit. Na micro ko ako 2012. Ako? Ngayon, no, sir, hindi. Napunta na nga ako dito sa kapitbahay namin. Yan ang Kopiyaki, gawa ng Yaki Laboratory. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Basta Kopiyaki, yummy! Mga kayo pan mas ganado sa produktong sigurado MMV Stream Yung muabag stag asenso. Ang inyong mga baboy, manok o bibeng, baka o kabayo,
kanunay pagkana o MN Feeds Premium. Aron paspas ang pagdako ug maayong resulta. MN Feeds Premium. Maayong magpatubo. Alang sa inyong mga panginahang lanon, sama sa school and company uniform, basketball jersey, polo shirt and t-shirt printing, best book suit or coat, vest jacket, rescue and security uniform, cutout sticker, embroidery, corporate items o uban pa. Adto na dayon sa Odron Uniform Center Kinatawan Branch. Specialized in customized full-bladed sublimation, digital printing and rubberized. Odron Uniform Center Kinatawan na makitaan sa Jobber Links Building, Quezon Boulevard, Poblacion, Kinapawan City. For bookings and inquiries, tumawag sa 0951-087-9440 o 0917-630-2874 or email at odronuniformcenter@gmail.com. Odron Uniform Center Main Office, makitaan sa doors 6 and 7 AS at HS Building, Kimpo Boulevard, Poblacion, Davao City, in front of Almendras Gym, beside JNT Express. Odron Uniform Center Kinapawan. Open from Monday to Friday and Sunday. Usa ka ba sa nakabenepisyo sa balik probinsya sa gobyerno karong panahon sa coronavirus disease pandemic? Nasayod ka ba? Nga usa sa pinakamaayong mahimo sa probinsya mo ang pagbuhi og mga kahayupan pinaagi niini. Matabangan ka aron nga mokita ug aron giyahan ka sa maayong pagbuhi sa mga hayop. Ania ang King's Vita Plus Animal Feed Supplement, ang maayong suplemento aron paspas ang pagdagko ug pagtubo sa imong mga gialimahang hayop sama sa baboy, baka, kanding, karabaw, kabayo, manok o pato. Ang King's Vita Plus Animal Feed Supplement puno sa multivitamins, minerals, amino acid, calcium, B3, enzymes, electrolytes, omega-3 ug probiotics na makapapaspas sa pagdago, pagtubo, pagpagana sa kaon, makapadaghan sa produksyon sa gatas ug makapasinaw sa panis. Sa paggamit, imix lang ang usa o duha ka kutsara sa King's Vita Plus Animal Feed Supplement sa usa ka galon nga tubig o usa ngadto sa duha ka kutsara sa 3 ka kilo nga feeds ug ihatag kini adlaw-adlaw. Busa, busa pa inyong gihulat. Gamit na og King's Vita Plus Animal Feed Supplement. Available sa tanang mga agri-vet stores sa inyong lugar. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan sa 105.7 Joy FM. Alas 6:41:46 na mga katinig ang atong oras. Padayon kita ni atong programang Tinig ng Bayan samtang dawat kita ga mga balita bag-ong upat ka nagpositibo sa Delta variant na tala sa Region 11 o samtang sa pika sa bahin mga katinig. Doon na pa ilaing balita, Davao Region gibutang na sa alert level number 4 sa Department of Health o uban pang mga balita. Atong sayro na sa linya sa itong komunikasyon si Tinig Daisy sa Ace, Ruan Abasolo. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan sa 105.7 Joy FM. Bahay nga buntag, Karuan. Yes, mayong buntag sa itong mga sabindig na niya. Karoon na itong mga naguna ng mga balita. At itong mga pagpanubay ang hulga sa COVID-19 Delta variant padayon paghihapon nga mi usbaw ng mga ini dini sa Davao Region. Human nga lain upat ka mga dugan nga kaso ang natala upat mga individual na pamatutal na positibo sa grabe nga makatakot sa Delta variant nga mi abot na karoon sa 13 kaya ini matutal sa Department of Health Davao Region nga niadto na kalabay nga semana nga tulo ang dugan sa Delta variant mga kaso nga ritahan sa mga specimen o ipadala sa University of the Philippines Philippine Genome Center o UPPGC o kining naisbutan usab aron nga matunan sa 30 ka mga nagbalik no ng mga overseas Filipino kung ROF ang naka-address gikan usab dinhi sa Davao Region subay sa inisyal na investigasyon sa duha ka mga specimen nga gikan sa Mati Davao Oriental o una sa gikan sa Dakbayan sa Davao ang nagpositibo o laing duha no diya sa may tagong Davao del Norte. Matupa ang pasyente nga usa ka 38 anyos nga mabdo nga babaeng 5 ka bulan na nga gikan sa Dakbayan sa tagong nagpositibo sa Delta. Siya usab dang dibab o nga positibo dira sa Davao Medical Center niya itong Hulyo 23 o sa kasamtangan na sa active nga isolation o kasamtangan usab kini nga ginatambalan din sa pasilidad. Laing 23 anyos na lalaki na sab na taga Matipidi ang naswab o nagpositibo niya itong Julio Jess. Ang specimen na inigidala
didha sa My Southern Philippines Medical Center o guna nang ipadala usab dito sa UP Genome Center aron nga ma tanaw mahiling kini aron nga dali nga ma-identify kining mga naisgutan usab nga mga nagpositibo. Gipabantay ang ato ang mga kaisuhan nga bantayan ang ilang kaugalingon labi na diri sa Davao Region batok ni ining mga sakit nga Delta variant aron nga dili kini mo katagpaan. Sa pikas bahin sa ato ang mga balita, ang ato ang mayor sa katagpayan sa Davao, o ang gagawin ng katagpayan sa Davao, nang hinaot na maka-downgrade na unta ang atang quarantine measure. Dili sa ato ang datbayan nga to sa general community quarantine with no heightened restriction. Aron usab nga madungagan o matungutan ang uban pang mga economic activities na may tabo sa ato ang datbayan. Ang Interagency Task Force on Management of for the Management of Infectious Disease pagyapon ang naay pag-aproba ni ini sama sa gihangyo ni Presidente Rodrigo Duterte nga manugway ni kutom Agosto 31. Si Mayor Inday Sara Duterte Carpio naghangyo ngadto sa IATF nga unta himuon na ang paglugway sa quarantine measures na diri sa ato ang sidatura magumikan gi nakita ni ini nga wala na kaayo kapaingan ang ato ang mga kaigsuonan og ingon man usab grabe na ang gihimo karon nga pagsikipisyo sa mga dabawin nyo. Kahit naman nga gimando sa ito ang mayor ilaw sa ECQ sa karong mga panahon na nga naa sa 10% lang ang mga trabaho di lamang sa pampubliko kundi lakip na sa pribado nga mga kumpanya butang nga nakahatag usab og dugang alantuson o gibugaton sa matag pamilyang dabawin nyo. O sa katapusan sa ito ang mga balita, nunod sa hangyo sa ito ang mayor mas gipasamot pa sa ang ato ang quarantine level no kay nasa alert level 4 na karon ang tibuok Davao region. Kini ang ipagula sa Department of Health nag-downgrade kini sa alert level 4 sa ato ang statistika no subay usab sa ikaduhang semana nga pagpagula ni ini ang classification system mao kini siya ang magila sa kagrabe sa sitwasyon sa COVID-19 infection o sa mga variant ang musulod sa kalugar subay usab sa bagong classification ang siyudad sa Davao, kauban ang Davao Occidental o Davao Oriental, anaa kini sa alert level 3. Samtang ang Davao Oriental ang anaa kanhi sa alert level 2. Ang Davao de Oro, Davao del Norte o Davao del Sur nagpabiling pagyapon sa alert level 2. Badod pa sa DOH Undersecretary Maria Rosario Vergere nga ang alert levels sa mga probinsya sa mga highly urbanized city o independent component city subay kini sa COVID-19 nga mga kaso nga miubos o sa kapuno sa ilahang mga balay tambalanan lakip na ang presensya sa Delta variant. Ang areas o kanyang mga lugar nga nasa alert level 4 katong mga naa sa moderate critical risk region o naa sa 70% nga healthcare utilization bisan pa man ana ang presensya sa makamatay nga balatian nga Delta variant sa COVID-19. 19. Kaya ang ato ang mga katikaran, mga balitag, impormasyon, no, karong mga panahon na nahipos na ito directamente ng manukad, gikan sa Dakbayan sa Davao. Alang sa Tinig ng Bayan, Davao City Hall Report, Tinig Designs, Rohan Abasolo, 5.7, Joy FM. Tinig ng Bayan, Tinig ng Bayan sa 105.7. Joy FM. Magandang salamat kaubang Tinig 16 sa Ruan Abasolo sa naasoy nga update gikan diha sa Dakbayan sa Kidapawan sa pinakaulihing report nga atong hipos mga katinig sugod atong nilabayng adlawng Domingo gipailaob na usab no sa no movement Sunday ang matag adlawng Domingo sa duha ka mga lungsod sa Davao Occidental especially diha sa may lungsod sa Santa Maria o sa Malita Davao Occidental. So daghan ang mga lugar ang nagdeklara og nagpailawom sa new movement Sunday no kay para mapunggan ang pagkuyanlap ni ining COVID-19. Sa pikas bahin katong-atong na mention nga nahitabo nga shooting incident mga katinig diha sa Pikit Cotabato kung diin namatay katong usa ka miyembro sa BIPAT Barangay Peace Keeping Action Team human kinigi luthang no sa wa pa mailang mga suspect diha sa may barangay Dalingawin Pikit Cotabato kagahapon adlawa. Ang namatay si Rasul Samad 33 anyos minyo kini og naangol usab ang iyang kauban nga si Michael Ibrahim 24 anyos usa ka ulitaw kini nga pareho mga mulupyo diha sa may barangay Inugog sigon sa report
ang mga biktima sakay sa usa ka Honda XR motorcycle gikan sa Barangay Poblacion unya samtang naa sa National Highway. Kalit kining gidikitan sa riding in tandem assassin og didto giluthang mga katinig. Dito po sa may Libungan na Cotabato, patay ang usa ka binatilyo, 16 anyos kini, human nga ang iyang manayhong motorsiklo, no, nagsungag sila sa usa ka fish car, particular diya sa may barangay Batyukan. Ang biktima ang si Joseph Simbaan kay Pilan, 16 anyos, nga residente sa barangay Abaga sa Libungan Cotabato, patay kini o dead on arrival sa ospital, no. Human na nagbanggaanay sila sa fish car nga gimaneho ni Jumar Ramones. So amping gyud no mga ginikanan, pahimangnoy kini atong mga kabataan nga init kayog dugo. Tinig ng bayan. Tinig ng bayan. Sa 105.7 Joy FM. Alas 6:54 mga katinig ang atong oras. Mubalik atong programa mula bayan, pipila ka mga pahinumdom. Kayo ba ay naghahanap ng affordable na kagamitan? Huwag nang mamroblema dahil nandito na ang tindahan na SWAC sa inyong mga budget. RJO Japan Surplus. Sila ay nagbebenta ng cabinets, sala sets, sofa, beds, toys, plates, casseroles, ceramics, gift items, at marami pang iba. RJO Japan Surplus. Matatagpuan sa MH Del Pilar Street, Kabakan, North Cotabato. Ano pang hinihintay nyo? Tayo na sa RJO Japan Surplus. Your store that provides your needs. Maraming new arrival ang RJO Japan Surplus na inyong pagpipilian. Kaya tayo na! Quenamox, antibiotic tablet, frequently asked questions. Asa mamalit ang Panamox antibiotic tablet? Sayon ra pangitaon ang Panamox antibiotic tablet. Tungod available kini sa tanang mga agri-vet stores duol sa inyong lugar. Panamox antibiotic tablet. Panamox antibiotic tablet, proven and effective sa inyong mga manok. Kasi itiyan nga after sa gadan paroy lanaw. Unsa may imong na experience sa paggamit nimo sa Panamox? Sir? Ako ni experience sa paggamit ko sa Panamox. Katong manok na kong gisipon ba din wala ming kaon. Pag tumaro ka ng buntag, mati paghapon ing kaon gid siya. Dayon ipatumaro ko siya kanang wala kay kaon. Dulo ka adlaw ra ito siya din. Ano ulian sa inyo pag inong ko? Burot na. Burot ang inong ko. Kaya kay talaga mo daghan tambal gyud kay sir. Unsa ang tambala sir? Panamox. Panamox. Okay. Na kayo. Ang Panamox gyud para sa ko sa mga beginners. Payo gyud siya kay biktibo kayo. Biktibo kayo. Panamox antibiotic tablet. Mapalit sa tanang agri-vet store sa inyong lugar. Tinig ng bayan. Tinig ng bayan. Doon na kita yung 4 minuto na lamang nahabili na itong programang Tinig ng Bayan samtang sa Pikas Bahay. Kaoban na ito karong buntaga si Professor Ramon Belino Jr. sa Ateneo de Davao University. Prof, good morning. Yes, magandang umaga. Magandang umaga sa lahat ng mga nakikinig. Opo, nakikita ho natin ngayon talagang parabang hindi na kontrolado ng ating National IATF ang paglubo ng kaso ng COVID-19 pinakahuli. Mahigit mukhang bumabalik tayo doon sa dati na 15,000 kada araw na kaso. Ano ho yung nakikita ho ninyo ngayon, Prof, no? Sa kasalukuyang sitwasyon ng COVID-19 dito po sa ating bansa? Yeah, tulad ng sinasabi natin, problema kasi yung ano, yung genome sequencing, medyo very late na nakikita natin kung nasaan yung Delta variant. Yung muna kasi they were expecting na itong NCR medyo loyobo talaga, no? Kasi doon unang nakita itong ano, itong Delta variant. Doon una kita na tumamin, no? Although mas nauna na lumabas itong dito sa may Northern Luzon, pero yung pagdami talaga nandoon sa Metro Manila, unfortunately na-concentrate doon yung genome sequencing. Hindi natin nakita itong ano, no, itong pagkalat dito sa mga probinsya, especially dito sa ano, no, itong Western Visayas, Iloilo area, tapos Cebu ngayon, no, Central Visayas, may medyo malalaman na rin. Although okay na itong Cagayan de Oro, Northern Mindanao, pero dito naman sa ano, sa Southern Mindanao, medyo mataas pa rin, no. At ano, nakikita natin na dumadami yung ano, ni-discover na Delta variant. Unfortunately, medyo matagal na silang nandito, no, kasi late nga, no, dahil napaprioritize ngayon sa Metro Manila, medyo late natin nakikita, no. Many of them nag-positive pa first week of July, tapos ngayon lang natin na-discover. So medyo mas mahirap talaga yung ating contact tracing kasi matagal na itong na, ano, na nangyari. And many of them actually naka-recover na. So yung problema lang talaga natin, yung pagkalat ng virus, na ito yung possible na pag-uptick ng surge natin. Ang sabi ng ating mga membro ng IATF,
eh the same ang magiging approach no ng pagsugpo sa COVID minimum health standard pagbabakuna. Pero ang pagbabakuna napakabagal ng pag-rule out eh. Minimum health standard ang dami ring lumalabag. Yeah, actually yun talaga yung ano, yun talaga yung wala kasi tayong ibang ano eh, wala tayong ibang magiging solution doon na ang gusto ng kaya nga bumalik na naman sa ano no sa ECQ ang Metro Manila kasi yung ang ano nga talaga natin is possible na malimit natin yung contact with persons. Yun na nga yung problema natin kasi nakikita natin sa trend is nakukuha sa trabaho tapos pag umuwi ng bahay no hindi na tayo nagano hindi na tayo nagpa-practice ng mga health protocols na pag nasa loob ng bahay at doon kumakalat ngayon kaya nga medyo kasama na no very alarming dito kasama pati mga bata na lalo na yung mga toddlers no na medyo mahirap ma-detect ito kasi nga hindi nila naiintindihan yung nararamdaman nila. So, yun yung very, very problematic. Kasi, alarming talaga yung pag-ask ng mga infection sa mga bata, no? Like, tsaka ang hirap pa nito, pag yung bata yung na-infect, hindi din natin pwedeng samahan sa mga ospital. Kasi, syempre, baka makahawa pa siya sa mga kasama niya sa bahay. So, yun yung talagang problema. So, talagang, matinding health protocol, yun pa rin, no? Tsaka, sana mapabilis-bilis yung vaccine. Anyway, marami nang dumating na, na vaccine. Mm-hmm. Yun lang, medyo yung yung paglipat nito, no? Especially sa mga provinces. Sa Metro Manila, medyo na okay-okay na, eh. No? May mga lugar doon na yung maximum eh narating na nila, na-achieve na nila, pero dito talaga sa mga provinces, ito yung talagang delikado kasi nga medyo mahina din yung ating healthcare facilities capacity. Aha. Sa nakikita ho ninyo, Prof, sa takbo ngayon ng sitwasyon, kayanin ba ng ating bansa na hindi tayo ma-overtikan ng Delta at ng Lambda kung sakali na bilisan ng gobyerno yung pag-inoculate ng bakuna? Actually, ganun yung nangyari sa Israel. If you remember, kasi medyo maliit lang naman yung population ng Israel, kaya medyo maliit din yung Israel. Kaya nga nandito yung mga Israeli experts para ituro sa atin kung paano nila nagawa yun. No? Kasi yung nakikita natin, although yung mga nabakunahan, medyo didikit pa sa kanila yung virus pero sabi nga natin no yung infection hindi mo gaano maramdaman no so ibig sabihin no hindi mo kailangan dalhin sa ospital no pwede nga siguro i-isolate na lang kaya yun yung medyo dapat na maintindihan no yun lang unfortunately no ako rin in fairness sa DOH tingnan natin no, bakit kaya ang bagal dito sa mga provinces yun din yung problema natin no unang-una ay yung infrastructure no yung facilities ng mga provinces dito yung pag-store no ng vaccine kasi medyo sensitive. Pangalawa yung mga lugar na pwedeng pagdausan ng vaccination program at yung napakaimportante meron bang personahe may personnel ba tayo para mag-conduct ng vaccination. Yun yung medyo problematic dito sa mga provinces. No? Yung mga malalaking syudad, no? Tulad ng Cebu, Davao, sa Manila, medyo walang problema yun no? Kasi malalaki ito mga healthcare facilities dito. Pero yung mga provinces talaga yung tinitingnan natin na malaking problema. Oh, sana nga po, hindi pa huli ang lahat. Ano? na kung saan ay inaantay natin yung bakuna talaga na darating. Kasi marami na rin mga interesado magbakuna, yun na ang problema. Yung supply at ang magbabakuna. Prof, maraming salamat po sa panahon binigay niyo sa ating programa. Thank you so much po. Okay, maraming salamat, Mar Power. God bless and stay safe pa tayo lahat. Apo, God bless po. Si Professor Ramon Abellino Jr. sa Ateneo de Davao University. Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan! Mga katinig, wala na kita igong oras mo. Sunod ng alas 7 balita, uban si Tinig Setter Grace Labagnao Castellano. Kung partner na si Kabong Ponyo, maying buntang kanayong tanan, Tinig 4, Loy Rosario. Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan! Mga kababayan, may bagong produkto po tayo. Ito po ang Glutagen C. Tatanungin natin ang ating quality control manager. Ano ba ang maitutulong ng Glutagen C sa ating katawan? At bakit Glutagen C? Glutagen C, kaya doon na siya ay glutathione, collagen, o vitamin C. Ang glutathione, manggod kay pang ano dyan siya, cleansing sa liver. Siguro sa uban, ang maisip dahil nila pag glutathione kay mamuti dayon ka, which is ano lang siya, ang effect na puti kay side effect lang na niya. Ang main dyan niya is pang cleansing gid siya, maayos siya sa atay, makahubog ng mga ilim nun. Kana, maayo kayo ang glutathione para sa imo ha.
Ang collagen pod siya kay pang pabata. Kay kanang mga mapansin ninyo, kanang linya-linya sa inyo ang mga panit, kan nakulangan mo collagen ana. So, pag ginatikan ni mo ng collagen, kana sila, manginat ng imuhang mga badlis-badlis. Oh, magbata, mag-fair, maghamis ang imuhang panit. Ang vitamin C, manggod, isa siya ka energy booster. Tapos, pag si vitamin C, isagol ni mo kay glutathione, mas taas og absorption ang glutathione. Kaya, kung magpuyog ng tatlo, mas epektibo. Kaya dapat, subukan nyo. Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Sa Kinabawan City, 105.7. Joy FM. Sa 105.7 Joy FM ng Yaki Broadcasting System, oras alas 7.04. Time checks brought to you by Kiriyaki Vitamins. Para bright, himsog og layo sa sakit si baby. Patumara sa Kiriyaki Vitamins. Basta Yaki, yummy! Narito ang pinakamainit na balita sa oras na ito. Mula sa bulwagang pambalitaan ng 105.7 Joy FM. Magandang umaga, ako po yung tinig Shete Grace Labagnao Castellano. Maghati ng mga balita ngayong araw ng Martes, Agosto 17, 2021. At sa ulo ng mga nagbabagang balita, Headline. Aktibong kaso ng COVID-19 sa lalawigan ng Cotabato bagyang bumaba matapos nakapagtala ng mas maraming gumaling kaysa bagong kaso. Headline. Ipinatutupad na focus containment sa Barangay Sibawan dinagdagan pa ng 5 araw, military tutulong sa pagbabantay. Headline. Binatilyo patay matapos nakasalpukan ito ang kasalubong na fish car sa bayan ng Libungan habang binabaybay ang National Highway sakay ng minamanehong motorsiklo. Headline. Patay naman ang isang kasapi ng Barangay Peacekeeping Action Team habang sugatan naman ang kasama nitong magsasaka matapos ratratin ng mga kriminal sa bayan ng Pikit, Cotabato. Headline. Abangan ang detalye ng mga balitang lokal sa pagbabalik ng Balita alas 7. Ako sang una ang nagtudlo sa akon mga bata kung paano magbike. Pero subong, hindi na ko makaupod sa ila magbiking kay man. Uay na abi ang isa ko katiil. Tungod ini sa akon balatian. Tungod ini sa diabetes. Hindi pagpasugti nga madula ang imo kalipayan tungod lang sa diabetes. Mag-inom sang Serpentina Plus Herbal Capsule. Mabakal na sa mga suki nyo nga butika. Wala na naguol sa iyang daghan whiteheads si Mililia Tiniwisan, taga Turel Davao City. Kaysa iyang pagsabon sa Hermosa Kojic Whitening Soap, ni Hamis o ni Puti ang iyang nawong. Dati manggodamo ko ano ba ning whiteheads yan eh. Dagan kayo ba ka ng murag sa abog-abog po siguro. Pag-try ko sa Hermosa Kojic Whitening Soap, amis na eh. Yan ang Hermosa Kojic Whitening Soap. Mas epektibo. Dapat subukan nyo. Mapalit na sa mga butika. Ang pagbatok sa mga balatian nga cancer, diabetes, high blood pressure, high cholesterol, arthritis, Alzheimer's disease. Pipila lamang ka na ng mga benepisyong imong makuha kung magtumar ka sa Belonga Gold Herbal Capsule. Pure turmeric ang sagol sa Belonga Gold Herbal Capsule nga mapalit na sa mga butika. Oras, alas 7:07. Narito na ang mga detalye ng balitang lokal. COVID-19 update. COVID-19 update. Nakapagtala ng maraming gumaling kaysa bagong kaso ng COVID-19 ang regional COVID-19 tracker ng Department of Health Center for Health and Development 12 kagabi. COVID-19 update. COVID-19 update. Batay sa nilabas na datos, 221 ang gumaling sa pandemya at 215 naman ang bagong kaso. Subalit siyam naman ang naiulat na namatay. Dahilan dito sumampana sa 31,408
ang COVID-19 confirmed cases kung saan 3,085 o 9.82% dito ay active cases. 27,288 o 86.88% naman ang total recoveries at 1,030 o 3.28% na ang COVID-19 related deaths. Sa siyam na, mga namatay, tatlo dito ay taga General Santos City, tatlo din ang taga North Cotabato, dalawa ang taga South Cotabato at isa ang taga Sultan Kudarat. COVID-19 update. COVID-19 update. Bumaba naman muli ang kasalukuyang aktibong kaso ng COVID-19 sa buong lalawigan ng Cotabato matapos nakapagtala ng mataas na bilang ng mga gumaling kumpara sa bagong kaso. Sa inilabas na datos ng Cotabato Integrated Provincial Health Office o IPHO, naitala ang 46 na mga gumaling at 12 bagong kaso kaya bumaba sa 805 ang kasalukuyang aktibong kaso. Sa 46 na mga na-recover o naka-recover, 22 dito ay Tagamlang, 8 ang taga-Banisilan, 6 ang taga-Tulunan, 5 ang taga-Quirpaon City at 2 ang taga-Alameda. Samantalang 12 naman sa mga 12 bagong kaso, 5 dito ay imported at 7 ang local transmission. 5 sa nasabing bilang ay taga-Quirpaon City, 2 ang taga-Tulunan, at tig-isa ang Kabakan, Midsayap at Pikit. Sa 3 mga namatay, isa dito ang taga-Banisilan, isa ang taga-Quirpawan at isa ay Tagamlang. Sa ngayon, nananatili ang Quirpaon City ang may pinakamaraming kaso na umabot sa 201. Sunundan ng Mlang na may 163 at pangatlo rin na pa rin ang Midsayap na may 76 na mga aktibong kaso at pinakamababa naman ang Bayan ng Pikit na may isa lamang na aktibong kaso. COVID-19 update. COVID-19 update. Oras alas 7:10. Dinagdagan pa ng 5 araw ng City Government of Quirpawan ang ipinatutupad na focus containment sa Barangay Sibawan simula kahapon, Agosto 16, 2021. Napagkasunduan ng Local Interagency Task Force o LIATF COVID-19 upang mapigilan ang pagtaas ng kaso ng COVID-19 sa lugar. Napagdesisyonan ng Local IATF sa regular meeting nito kahapon sa pangunguna ni Quirpaon City Mayor Joseph Evangelista. Nasa 18 kaso ng COVID-19 ang naitala sa lugar nitong buwan ng Agosto kung kaya at isinilalim ang barangay sa focus containment. Sinang-ayunan naman ng City Epidemiology and Surveillance Unit of CESU ang pagpapalawig ng focus containment matapos na 38 pa ang nadagdagan na bilang ng suspected COVID-19 infections mula sa Barangay Sibawan at inaantay ang kumpirmasyon ng RT-PCR test ng mga ito. Hiniling naman ng alkalde ang serbisyo ng mga army sa ilalim ng Task Force Quirpawan para sa pagpapatupad ng seguridad at ang maghigpit na implementasyon ng quarantine at minimum health standards habang umiiral ang focus containment. Hiniling din ng alkalde sa CESU na ipasa ilalim sa genome sequencing test ang mga sampol mula sa Barangay Sibawan para malaman kung anong uri ng variant ng COVID-19 ang tumama sa lugar. Dala na rin ang pangamba ng mas nakakahawang Delta variant virus. Matatapos naman ang extension ng focus containment ng Barangay Sibawan sa Agosto 21, 2021 kasabay ng inaasahang pagbaba ng kaso noon. Tiniyak naman ni Evangelista ang karagdagang tulong gaya ng pagkain para sa mga apektadong pamilya ng Barangay Sibawan habang umiiral ang focus containment sa lugar. COVID-19 update. COVID-19 update. Oras alas 7:12. Sa iba pang detalye na balitang lokal, patay ang isang binatilyo matapos nakasalpukan nito ang kasalubong na fish car kagabi sa bahagi ng Barangay Batyoka na Libungan, Cotabato. Nakakilala ang biktima na si Joseph Simbaan na Kaipilan, 16 anyos at residente ng Abagan ng nasabing bayan, habang nakilala naman ang driver ng fish car na nakabanggaan nito na si Jomar Ramones, 26 anyos. Nagsalpukan ang sasakyang minamaneho ni Ramones at ang motorsiklo na minamaneho ni Kaiplan sa madilim na bahagi ng Batyokan. Hindi pa malinaw kung sino ang may sala sa nasabing insidente habang nagpapatuloy ang investigasyon ng pulisya.
Patay naman ang isang miyembro ng Barangay Peacekeeping Action Team o BPAT member habang sugatan naman ang kasama nitong magsasaka matapos barilin habang magkaangkas sa motor sa bahagi ng Barangay Dalingawin Pikit, North Cotabato. Nakilala ang biktima na si Rasul Samad, 33 anyos, may asawa habang sugatan naman. Ang angkas nitong si Michael Ibrahim, 24 anyos, binata at kapwa residente ng Barangay Inugog ng nasabing bayan. Nabatid sa investigasyon ng pulisya habang binabaybayin ang Poblasyon Highway ng mga biktima sakay ang Honda XRM125 nang bigla silang pinagbabaril ng riding in tandem assassin. Nagtamo ng maraming tama ng bala sa katawan ang dalawa at na-recover sa crime scene ang 7 basyon ng caliber 45 pistol. Naisugod pa ang mga ito sa pagamutan ngunit nasawi si Samad habang nagpapagaling naman si Ibrahim. Nagpapatuloy pa sa ngayon ang investigasyon ng Pikit at PNP sa nasabing insidente. Oras, alas 7.14, inirekomenda ngayon ni Governor Nancy Catamco ang pagsumite ng budget cost ng satellite at subscription and maintenance kaugnay sa pagtatayo ng Provincial Integrated Command and Control Center katuwang ang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o PDRRMO. Kinakailangan maisumite ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office ang mapa na nakalagay ang Border Control, City Municipality LGU at mga barangay na siyang magiging requirements sa nasabing proyekto na ipresenta sa pulong ang mga kasakunang kayang i-monitor ng Integrated Command and Control Center at ang kahalagahan ng quick response maging ito ay natural na kalamidad o di kaya man-made calamities gamit ang internet na makapagbibigay ng video footage ng aktual na pangyayari sa isang lugar na may sakuna. Una nang naipresenta kay Governor Catamco ang nasabing panukala nang siya ay maimbitihan sa isinagawang emergency response briefing ng PRO 11 sa Davao City nitong nakalipas na linggo. Aras, alas 7.15, sa iba pang balitang lokal, inaasahang magkakaroon ng sariling tahanan ang nasa 100 pamilya sa Barangay Amabil at Mongkog Magpet, Cotabato. Sila ang mga makakabinipisyo sa IP Housing Program mula sa National Housing Authority o NHA na nagkakahalaga ng 40 million pesos. Sa pagpupulong kahapon ni Governor Nancy Catamco, NHA Regional Manager Engineer Zinaida M. Cabiles, Tuklas Katutubo President Jason Sibog, Chairman Procopio Salud Jr., Chairman Sammy Impita at mga tribal leaders na pagkasunduan ang pagsimula ng pagproseso sa mga kinakailangang dokumento sa tulong ng probinsya. Nangako ang gobernador na sa madaling panahon, i-endorso nito sa NHA ang resolusyon ng 2 barangay para agad na maumpisahan ang pagtatayo ng mga bahay. Nagpapasalamat naman si Barangay Amabil Chairman Sammy Impit na maimplementas na sa wakas ang proyektong matagal na umunong hinihintay ng mga magiging benepisyaryo nito. Oras, alas 7.17, dahil naman sa pandemya ng COVID-19 at sa mahigpit na pagpapatupad ng minimum health standards, magiging payak o simple lamang ang pagdiriwang ng kasadya sa Timbupo Festival o taunang Fruit Festival sa Kirapawan City. Ayon kay City Mayor Joseph Evangelista, pasasalamat sa masaganang aning ng prutas at kaligtasan ng bawat Kirapawenyo ang sentro ng Timbupo Festival ngayong taon, kasabay ang panawagan na maging ligtas ang mamamayan mula sa COVID-19 sa pamamagitan ng ibayong pag-iingat. Kaugnay ito, mga recorded online activities ang itatampok sa pagdiriwang ng naturang festival. Ayon kay Jillian Ray Lanzaga, Investment and Promotions Officer ng Lungsod, bilang pagbubukas ng selebrasyon kahapon kung saan ay itinampok ang Sumaya Pukiab na isang tribal ritual Thanksgiving. Susundan naman ito ng City Fruit Situational kung saan ilalahad ni City Agriculturist Marisa Aton ang sitwasyon o kalagayan ng ani ng prutas sa lungsod.
Bago naman matapos ang araw ay mapapanood ang Dos Notarine no Kudsalig, The Lost of the Trust sa pamamagitan ng dance ensemble at a cultural presentation ng Manobo Apaw Descendants Ancestral Domain of Mount Apo o Madadma. Ngayong araw, Agosto 17, 2021, ay tampok ang announcement of winners ng kasali sa Timpupo Forte Fest Photo Contest. At pagsapit ng Agosto 18, 2021, ay gaganapin naman ang virtual presentation ng ika-74th na anibersaryo ng kinapawan na may pamagat na Bountiful Kinapawan, at bilang pagtatapos ng selebrasyon ay papalabas ang Flush from the Past, tampok ang makukulay na kasaysayan at karanasan ng lungsod sa nakalipas na mga panahon. Oras, alas 7:19, mga balita galing sa iba't ibang panig ng Mindanao sa pagbabalik ng Balita alas 7. Ikalipay og dako ni Zenaida Villarico, taga Barangay Balangasan, Pagadian City, ang pagtumar sa Yaki Herbal Capsule og paghapla sa Yaki Liniment Oil sa iyahang anak nga si Vince kay himsog na kinikaron. Alamay pa lang sa kuya ba na admit kay na pulmonya, tapos rin ako pero kaya pong balik doktor, so di kuan na lang ginahaplasan. So inong po dato yung capsule bido nga Yaki, so to na mag-ubo man siya pero di na yun na ginaingon na nagbalik-balik sa ospital. Yan ang Yaki Herbal Capsule o Yaki Liniment Oil, mas epektibo, dapat sulayan ninyo, mapalit sa mga butika. Ay, maayo pa si Gwen. Nakatulong na kalawin, apay na kong bay na. Di man gani makausa. Naon sa gugadihan? Da! Dalihan, humanan ko ang pangapi sa Aukira 5-in-1 Coffee. Tanawa no, andam na ko, baskog na kuhan! Bantay, bitaw ha? Kalimim din sa Okera 5-in-1 Coffee, hain? Pwede ba din ako, hain? Kinira atong himuong kapihan, aron doon natin kadulang igong energy o mabuhat na itong atong gustong buhaton. Sige, hain! Ang Okera 5-in-1 Coffee, mapalit sa mga butika. Hamis na ang kutis o nawagdag ang bugis-bugis sa panit ni Emeline Astorga, taga Kinamlutan, Butuan City, tungod kay nigamit siya sa Hermosa Kojic Whitening Soap. Brother ni siya puti-puti. Nagpapalit ko kay Mama o Hermosa Kojic Whitening Soap. Ginagamit ako siya buntag and pag sa gabi, ginamaintain ako. So, moto ang resulta, napanas na, nawala ang bigis akong nawala. Iyan ang Hermosa Kojic Whitening Soap. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit na sa mga butika. Healthy products ba ang hanap mo? Yaki Grocer ang dapat puntahan mo. Available sa Yaki Grocer ang lahat ng produkto ng Yaki. Meron din silang tuna products tulad ng panga, belly, portion at tuna stick. Sa Yaki Grocer, makakabili ka rin ng squid rings, pompano, bagaybay, bangus, seafood, fishball, organic egg, organic pork, and chicken meat. Kaya tara na sa Yaki Grocer dahil may dry goods na rin sila. Tumatanggap din ang Yaki Grocer ng short order for takeout. Yaki Grocer is located at Quezon Boulevard, Kitapawan City, beside Avon. Oras, alas 7:21. Mga balita galing sa iba't ibang panig ng Mindanao. Balita galing sa Davao City, isang pasyente ng Southern Philippines Medical Center o SPMC ang nangarnap ng ambulansya ng Bansalan LGU na naghatid ng pasyente. Batay sa ulat, bumaba ang driver para alalayan na makababa ang inihatid na pasyente nang biglang sumakay ang hindi pinangalan ng suspect at pinatakbo ang ambulansya. Agad na rumisponde ang mga pulis at nagkaroon ng habulan na umabot pa sa Panabo City, Davao del Norte. Dahilan dito, napilitan ang mga pulis na paputukan ang suspect na tinamaan sa kanyang dibdib. Nabatid na may problema pala sa pag-iisip ang suspect at hindi na ito nakainom ng kanyang gamot dahilan upang inatake ng kanyang sakit. Kasalukuyang nakaratay si SPMC ang suspect dahil sa tinamon itong sugat sa dibdib habang nagpapatuloy naman ang investigasyon ng mga otoridad. At sa Davao Occidental, dahil sa lumalalang kaso ng COVID-19, ay pinatupad na rin ang No Movement Sunday. O No Sunday Movement sa dalawang bayan simula noong araw ng Linggo para limitahan ang galaw ng mga mamamayan. Ipinatupad ng mga Santa Maria at Malita.
Ang No Movement Sunday para mapigilan ang patuloy na pag-akyat ng kaso ng COVID-19. Sa inilabas na executive order ng mga alkalde ng dalawang bayan, inatasan na ang mga residente nito na manatili sa loob ng kanilang bahay sa araw ng Linggo maliban lamang sa mga frontliner at emergency na dahilan. Inatasan rin ang mga negosyante na magsara ng kanilang negosyo sa nasabing araw at papayagan lamang magbukas ang mga butika. Oras, 17:23 at sa South Cotabato, hinadlangan ng South Cotabato Irrigators Agricultural Federation o SCIEF ang panukalang alisin ang mga open pit mining ban sa lalawigan. Ayon kay SCIEF President Dorico Rodrigo, naniniwala silang malaki ang pinsan ang maidudulot ng open pit mining sa kanilang mga sakahan at sa buhay ng mga mamamayan. Anya, sakaling maapektuhan ang mga katubigan sa bulubunduking bahagi ng dampakan, maapektuhan din ang daloy ng tubig papunta sa sakahan sa buong probinsya. Inamin nito na ramdam na ng mga magsasaka ang epekto ng climate change at posibleng lumala ito sakaling payagan ng open pit mining batay sa environmental code ng lalawigan. Dahil dito, hinihiling ng grupo na sa sangguni ang panlalawigan na pag-aralang mabuti ang nabanggit na panukala. At sa General Santos City, patay ang ina ng isang rape victim matapos barilin ng hindi pa nakilalang killer habang sakay ng tricycle alauna 50 kahapon ng lungsod. Nakilala ang biktima na si Sarah Jane Marie Ribosto, 52 anyos na residente ng Purok, Opringville, Barangay Kalumpang. Nabatid sa investigasyon, makipagkita sana ang biktima sa isang individual na may kaugnay sa pagsasaayos ng kaso. May kinalaman sa panggagahasa sa kanyang anak na sinasabing biktima ng gang rape. Matapos nabaril, dinala pa sa ospital ang biktima subalit dead on arrival ito. Kasalukuyan pang nagsasagawa ng investigasyon ang pulisya para matukoy kung sino ang nasa likod ng krimen. Dahil sa nagaganap na gang rape ay kinasasangkutan umano ng isang barangay tanod na anak naman ng kilalang opisyal ng lungsod. Oras, 17:25, balitang pambansa. Posible namang umabot sa 16,000 ang kaso ng COVID-19 kada araw sa bansa. Ito ay batay sa pagtaya ng Okta Research Group. Ito ay ayon kay Dr. Guido David ng Okta ay dahil sa pagtaas ng hawaan o reproduction number ng virus na umabot sa 1.5. Noong Agosto 8 at 14 ay umabot sa 1.46 ang hawaan o may average new COVID-19 cases per day na 11,000. Gayunman, ayon kay David, hindi tumaas ang kaso sa Metro Manila. Noong Sabado ay 3,989 ang bagong kaso sa Metro Manila at itong Linggo ay bumaba ng konti sa 3,640. Pero habang may pababa ng kaso sa Metro Manila, ay tumataas naman ang kaso sa labas ng NCR lalo na sa Cavite, Laguna, Batangas, Pampanga, Rizal at sa Bulacan. Hindi naman returning overseas Filipino o ROF at isang lokal na kaso ang kauna-unahang Lambda variant ng COVID-19 na nadiskubre sa bansa. Sinabi ni Health Undersecretary at Spokesperson Maria Rosario Vergeri na isang 35 anyos na babae na nagdadalang tao pa ang nagpositibo sa Lambda variant nitong Hulyo. Nakarecover naman umano sa sakit ang pasyente. Dahil nitong Hulyo pa tinamaan ng COVID-19 ang pasyente, pinamadali na ngayon ang DOH at lokal na pamahalaan na nakakasakop sa pasyente ang contact tracing sa lahat ng kanyang nakasalamuha at koleksyon ng mga sample para isailalim din sa whole genome sequencing.
Ang nasabing Lambda variant, isang variant of interest na sinasabing mas mabilis ding kumalat ngunit hindi pa maihahambing sa bilis na uri ng panghawa ng Delta variant. May mga ulat na maaaring nalalabanan ng Lambda ang pagiging epektibo ng mga bakuna ngunit wala pang lubos na pag-aaral o datos na nagpapatunay ukol dito. Oras, alas 7:28 na. Pinapadalo naman ni Deputy Speaker at 2nd District Cagayan de Oro City Representative Rufus Rodriguez si Health Secretary Francisco Duque III sa pagdinig ng Kamara ngayong araw sa umano'y irregularidad sa paggamit ng 67 billion pesos na pondo ng tanggapan ito sa pagtugon sa COVID-19 pandemic. Binigyan din ni Rodriguez na dapat ipaliwanag ni Duque ang umano'y deficiency sa paghawak ng pandemic funds na iniulat ng Commission on Audit o COA. Nais din ang Solon na sagutin din ni Duque ang paulit-ulit na mga reklamo hinggil sa mga hindi umano pagbabayad ng benepisyo ng mga nurses at iba pang mga healthcare workers sa ilalim ng Bayanihan 1 at 2 at ipaliwanag kung nasaan na ang pera para rito. Una na rin sinabi ni Department of Budget and Management na nagpalabas na ito ng 9 billion para sa Special Risk Allowance o SRA at hazard pay ng mga government at private health care personnel. Samantala, iginiit naman ni Pangulong Rodrigo Duterte ang hindi pagtanggap sa mantang pagbibitiw sa pwesto ni Department of Health o DOH Secretary Francisco Duque III. Ayon kay Pangulong Duterte sa Talk of the Nation ito, hindi niya susuportahan sa ikalawang pagkakataon ang bantang pagre-resign ng kalihim. Iginiit naman ng Pangulo na walang kinalaman si Duque sa 67 billion pesos COVID-19 response funds na nakitaan ang deficiency ng Commission on Audit o COA. Noong nakaraang linggo naman, matatanda ang sinita ng COA ang ilang transaksyon sa loob ng DOH na ang ilan ay tinawag nitong excessive. Oras, alas 7:29 na, balita galing sa Ibayong Dagat. At sa Afghanistan naman, napatay ng mga sundalong Amerikano ang dalawang armadong individual sa Hamid Karzai International Airport sa Afghanistan. Sinabi ni Pentagon Press Secretary John Kirby na gumanti lamang ang mga sundalo dahil sa tangkang pamamaril sa mga ito. Dilinaw nito na walang anumang banta ang nasabing naganap na pagpatay sa dalawang individual. Wala pang silang impormasyon o nasisiguro na miyembro ng Taliban ang dalawang napatay na sospek. Magunita ang nagkaroon ng kaguluhan sa nasabing paliparan matapos na maraming Afghan ang nais na lumikas sa kanilang bansa dahil sa pananakop ng Taliban sa malaking bahagi ng Afghanistan. Balita ang pang-ekonomiya, ipinag-utos naman ni Pangulong Rodrigo Duterte sa Department of Health na unahin ang pamibigay ng allowance at benepisyo sa lahat ng health workers sa bansa. Kasunod ito ng kabi-kabilang protesta ng ilang grupo dahil sa pagka-delay ng kanilang natatanggap na benepisyo mula sa gobyerno. Ayon kay Pangulong Rodrigo Duterte, dapat nang asikasuhin na Health Secretary Francisco Duque III at Undersecretary Leopoldo Vega ang pagbibigay benepisyo sa mga health workers. Pero ito ay kung mayroon pang sapat na pondo ang gobyerno. Sa ngayon ay palabas na ang 15 billion pesos para sa ospital kung saan nakapaloob ang Special Risk Allowance at Hazard Pay mula sa Bayanihan 2. Oras, alas 7:32. Showbiz update naman tayo. Nangunguna naman ang pambato ng Cebu sa Miss Universe Philippines 2021 Runaway Challenge. Hey, oops, we broke up, we better off. Ang Miss Universe o Miss Universe Philippines na pambato ng Cebu ay gumawa ng pagrampa sa Cebu Cordoba Expressway na nakakuha ng puso ng mga pageant fans sa buong bansa. Pangatlo naman,
si Christine Daniel de Levine o si Kisses. At may ilang challenge pa na gagawin ng Miss Universe Philippines Organization bago sila magdesisyon kung sino ang pasok sa top 50. Ngayong darating naman na Agosto 25 ay itinakda ng panel ang interview kung saan dito pagdesisyonan ang final top 30. Oras, alas 7.33. Sumayin niyo ang paghahatid na po na himbalita dito sa 105.7 Joy FM. Sa ngalan ni Tinig 4, Loy Rosario. Ako po yung Tinig 7, Grace Labagnao Castellano. Magandang umaga, Mindanao. Ang radyo mo, 105.7 Joy FM.